Ibalik ko ulit yung ano. Sorry. Yan. Okay. So, bakit yung drummers yung bakit ginagawa ng drummers yung ano, yung, gawin mo nga yun, Brother Roy. Ginagawa ng drummer. Yan. Yon. Bakit nila ginagawa yon? Kasi tayo yung nagsiset ng tempo. Tayo yung nag, gaya ng sabi ko sa inyo, we are the timekeeper. Pag sinabi natin timekeeper, yung tempo ng kanta na ating tutugtugin, tayo yung pinaka-foundation, tayo yung pinaka-backbone. Okay? Ng buong banda. So kapag mawala ka sa tempo, susunod sa iyo yung ano, susunod sa iyo yung buong banda. Okay? Teka, I'll try to get a better view para kaming dalawa lang ni Brother yung nakikita. Yun. Yan. Okay. Okay, tapos tuloy natin. Also, ang nilagay natin dyan sa keep time is use metronome. Naturally, tayo bilang tao, we are not perfect timekeepers. Ibig sabihin, hindi naman perfect talaga yung ano, internal tempo natin sa katawan, no? Halimbawa, kung mag-set tayo ng tempo, hindi forever yan na parang digital metronome ka na perfect na yon. Forever, hindi. Although nade-develop yung internal na time pagdating sa ganyan, no? Siyempre, through practice. Now, para makapag-practice ka ng tama, we use the metronome. Okay? So mamaya, sa next slide, meron tayong pag-usapan about the metronome. So again, keep time or timekeepers ang mga drummer. Okay, next is do what is required. Drummers need to be able to use their ear and judgment as much as use their skills. Okay? Itong sa part na do what's required, hindi tayo drummer as, lalo na no, sa church setting, no? Hindi tayo mga drummers na flashy or hindi tayo yung pasikat or hindi tayo yung bida-bida, no? Let me use the term na bida-bida. Although wala naman siguro sa ating ganun. Pero yun nga, as church drummers, yung judgment natin laging kung ano lang yung hinihingi ng kanta. So kung ang kanta ay kalmado lang, hindi tayo mamalakas ng palo. Ganun yun. Kung ano lang hinihingi ng kanta, we just go on with that. Hindi tayo go above that is required. No? Hindi ganun. Doon tayo. Unless, syempre, kung halimbawa, hingin ng song leader natin, okay, sa part na to, magkaroon ng drum solo, tapos magka-clap yung mga kapatid. Pwede yun. No? Sa halimbawa, di ba may mga songs tayo sa church na nawawala yung buong banda, naiiwan lang ay drummer. So, yun yung time natin para mag-shine. Yun. Pero hindi laging ganun ang case, no? There are only times na ganun na nangyayari, pero hindi lagi. Okay? So, do what is required. So, next natin is sa metronome. I believe sa requirements namin, meron kaming pinadala sa inyo. Ay, pinadala. Pinapa... Hindi. Sa required, isa yun sa mga required na materials ninyo is metronome. Okay? Ang metronome naman, hindi naman namin kayo pinapabili ng metronome na, ayan, ito, always use a metronome. Hindi naman namin nare-require na meron kayong digital metronome device, no? Pero, if you are able to buy a metronome device, walang problema. Pero kung tipid, practical, meron naman tayong mga metronome apps sa cellphone. So, ilan sa mga metronome apps natin sa cellphone, pwedeng Android or Apple,
May dalawa kaming recommended na applications for for the cellphone. So kung may halimbawa, may cellphone kayo ngayon, no? Gusto niyo magkaroon ng metronome, ito mga free lang po ito. Free lang 'to. Download niyo Pro Metronome. Ito. Yan. 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 Buksan mo nga, Brother Roy. Yan. Pag sobrang lapit, di ata nag-focus eh. Ayan. Ganyan yung itsura ng Pro Metronome. Yan. Marami akong kilala na drummer sa church na ganyan yung ginagamit. Oo. Diyan, pwede mong iset yung tempo. Halimbawa, tutugtog ka ng Hallelujah. Ano nga yung tempo ng Hallelujah? 135. So, sa metronome mo, isiset mo lang as 135 tapos maririnig mo na yung yung click. Yun yung susundan mo. Okay? Ganun tayo sa mga drummer. Although kung wala tayong metronome, edi kung ano lang yung judgment mo ng tempo, pwede naman yun. Pero we are highly encouraging everyone, lalo po sa ating mga bagong magda-drums, mag-download kayo or gumamit tayo ng metronome. Okay? Para ma-develop natin yung solid tempo sa ating katawan. Okay? Kasi mahirap yun kapag, halimbawa, ilang years ka na nagda-drums tapos saka ka pala mag-metronome, mahirap nang bawiin yung bad habits. Ayan. Anyway, tuloy natin. So, yun lang po. Pro Metronome or pwede rin yung Metronome by Soundbrenner. Yung Metronome by Soundbrenner kasi, pag tap mo sa kanya, hindi, wala na dito sa cellphone ko eh. Pag tap mo sa kanya, real time yung niya, yung walang latency, pag tap mo sa kanya, rekta start agad. Sa Pro Metronome kasi parang merong latency pa na konti. Pag tap mo, parang saka pa lang siya magsa-start. Pero okay lang naman. It's okay. Pero both works both works the same function. Pwede 'yon. Okay? Ngayon, move on tayo. Move on. Okay. I think I forgot something dito sa sa role of the drummers. Sorry na nasagi po yung internet cable namin. Okay. So, as I was saying, balik tayo dun saan yun? Sa naka-share screen pa rin ba? Wala na yung share screen ko. Yun. Balik tayo din sa role ng drummer. I forgot to mention, as a drummer, we contribute to the creativity of the band. Hindi porke ikaw yung bahala sa foundation, sa tempo, sa pulso, sa groove, hindi ka na mag-o-contribute sa creativity ng buong music ng band. Hindi. Siyempre, mag-o-contribute ka ng creativity mo dahil being a drummer, ikaw ay assigned sa rhythm section. Bukod sa rhythm section, kasama ka rin sa dynamics. Pag sinabi natin dynamics, kung ano ang magiging kapal ng tunog ng isang music from thin, okay, pakapal ng pakapal, ibig sabihin tumataas ang dynamics. Malaking contribution ng drummer dun, okay? Or even percussionist pagdating sa mga orchestra. Okay? Nabanggit nata namin ni Brother yon sa lesson namin sa Amplified, yon. Na parang meron kaming binanggit na may one time na nagsama-sama yung ilang drummers sa church, no? May tinugtog international ay intimate fellowship. Missionary Day. Missionary Day para kay Apostol.
Merong tinugtog yung mga drummers, kasamang orchestra. Merong main drummer, tapos yung ibang drummer na naka-assign sa snare, naka-assign sa floor tom. Tapos doon mo makikita yung yung dynamics na ginagawa ng mga drummers kasi or ng mga percussionists nung pag ipinapasok yung mga parts nila. Okay, so parang nagbi-build up, kumakapal yung music, tapos parang nagiging intense. So ganun yung dynamics na tinutukoy ko. So as drummer, part tayo nun. Okay? Tapos Mas ramdam kasi ang dynamics. Mas mapaparamdam ng drummer yon na sa part ng band, sa lahat ng instrument, yung drums yung pinakamakapagparamdam ng dynamics yon, totoo. sa kanta, ng kanta. Oo. So, malaking part ng drummer talaga is dynamics din. Amen. Yon. So malaki talaga ang makakapagparamdam talaga ng dynamics sa song is yung mga drummers. So tayo, hindi lang tayo palo ng palo, no? Hindi lang tayo kung ano yung volume mo sa simula, ganun yung volume mo sa hanggang matapos yung kanta, hindi. We control the volume. Tapos, we influence yon. We influence the dynamics of the song, lalo ng buong band. Okay? So, yun po. Yun lang yung nakalimutan kong mabanggit sa sa role of the drummers. Okay, next. Metronome. Ayan. Dito na tayo sa parts of a drum set. Sa parts of a drum set, nakikita nyo naman siguro si Brother Roy. Yan. Teka lang. So, ko na lang muna. I-discuss. Meron naman dito sa camera eh. Okay. So, we have the four basic parts, no? Ng drum set. We have the kick, snare, hi-hats, and cymbals. Yung kick or bass drum natin, yan yung pinakamalaki. Pinakamalaking or the largest part of the drum set, no? And has low definite or indefinite pitch. Paano natin pinapalo ang kick drum? Hindi natin pinapalo ang kick drum. Although there are some Orchestral playing. yon sa mga orkestra, no? May makikita kayo yung kick drum nakahiga. Tapos binibit siya ng malalaking drumstick para mallet. Yon. Pwede rin yon. Pwede rin yon. Pero sa part natin sa setup natin sa church, hindi natin ginagawa yon. Makakita ka ng setup na ganun, no? Hindi. Pero kapag siguro sa orchestra, pwede yon. Okay? Tapos, also the snare drum. Wait lang. Brother Roy, try mo ngang i-kick yung bass drum. Ayan natin. Yun. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo ba mga kapatid? Yes po, yes po. Yun. Yun po yung kick drum, no? Partnered with kick pedal. Teka lang. Pakita natin yung kick pedal. Ayan. Brother Roy, try mo nga mag-play. Yun. Yan. Mamaya, may mga techniques kung paano mag-ganyan. Okay. Sa may mga drum set, mas madali nyo ma-apply kapag tinuro namin kasi syempre nasa harapan na kayo ng drum set eh. Okay. Tuloy natin. Okay. Next is the hi-hats. Ay, sorry. Snare. Produces a sharp staccato sound. Yan yung usually ginagamit natin ang snare. One of the parts of the drums na nag ginagamit natin to emphasize a downbeat. Yan yung nasa 2 at saka 4. Yan yung sinasabay ng clap ng tao. Halimbawa, ano magandang kanta? While we wait,
We're giving all praises to you. So yung clap natin dapat na sumasabay sa snare. Pagka hindi po sumasabay sa snare, awkward. Ang sinasabayan po nun ay ano, kick. Pero yung snare po, isa yan sa ano, isa yan sa nagbibigay ng ano, emphasis sa downbeat ng kanta. Mamaya ma-appreciate natin yung bilang na yan dahil papasubukan po natin sa ano, sa lecture natin yung kung paano i-feel yung beat ng isang kanta. Okay? So next is the hi-hat. Ang hi-hat, combination of two cymbals and a pedal. Actually, ang hi-hat ay isa sa cymbals or isang uri ng cymbals, pero pinagpatong lang. Ay, makikita nyo sa picture also ito. Yan. Yan. Sa probinsya, ang tawag nila dyan clapper. Clappers. Oo. Pero sa ano, yung tamang term is hi-hat. Siguro dahil parang nagka-clap siya. Parang siya nagka-clap. Kaya nasabi na ano. Kaya nasabi na nagka-clap siya. Kaya nasabi na ano. Na clapper. Pero technically it is called hi-hats. Next is the cymbals. Consist of thin, normally round plates of various alloys. The majority of cymbals are of indefinite pitch. So yung cymbals naman, meron tayong iba't ibang uri na cymbals. We have the ride, the crash. Yan yung usual natin, ano? Pero meron pang mga additional like splash, stack. Yung mga yon sa mga ano na yon, sa mga medyo intermediate to pro ano, advanced na players. Pero yung ano, crash natin, by the way, try mo ang iano. Yan. Mas mataas yung ano, yung tono niyan. Tapos siya rin yung ano, yan yung pinapalo natin pagka halimbawa matatapos na yung isang ano, isang part ng song. Halimbawa, natapos na yung verse. We're giving all praises to you while we wait. We're going to your name till the day we see you face to face. While we wait. Tapos na yun. So para matapos yung ano, para malaman natin natapos na yung isang part ng song, we usually hit the crash together with the kick drum. Yun. Tapos, ano naman yung isa? Yung ride. Brother Roy, isubukan mo naman yung ride. Yan. Yan naman yung ride. Usually, ang ride, ginagamit natin siya sa mga intros, sa mga bridge. Ang ride kasi may iba't ibang klase ng tunog. Pwede mo siyang gawing isama sa crash. No? Para mas, ano, mas wild yung tunog niya. Tapos, pwede rin naman na i-hit mo yung bell. Yan, ito, the best yung bell na itong ride na ito eh. Yun. Parang gong. Parang maliit na gong. Yan. Tapos, meron din naman yung kanina, yung hinihit niya kanina sa sides lang ng rides. Yun, ginagamit natin yan pagka simula ng song o kaya naman solemn yung part ng song, ginagamit natin yon. Pag yung bell naman, usually yan sa mga lead part, sa mga bridge part, hindi siya laging ginagamit. Or pwede rin naman yung halimbawa, ano, isisingit mo siya sa mga, ano, sa mga fills, pwede yon. Okay, so that is cymbals. Tapos, maaaring magtaka kayo, Brother Lem, parang ano, parang kulang yung binabanggit nyo. Actually, kulang talaga, no? Dahil ang basic lang kasi talaga yung inano ko, nilagay ko dyan sa PowerPoint. Pero ninote ko pa rin, I will briefly discuss the toms. Yan. Yung toms naman, meron tayong two kinds of toms. Yung toms na may arm na nakakabit sa ano, sa clamp or sa ibabaw ng ano, sa ibabaw ng drum
ng kick drum. Ito 'yon, sample nun. Yung ano, yung tom natin dito sa 'yan. 'Yan, nakaano siya, nakakabit siya sa floor, ah, sa floor tuloy, sa kick drum. Tapos yung floor naman natin, na tinatawag floor tom, 'yan naman yung mga may sariling stand na toms. Much lower yung tone niyan. Okay? Okay, so try mo hit brother Roy yung ano, yung floor. Malaman. Yon. Yan, usually yan na ginagamit yan sa mga ano, lower frequency na mga ano, na mga tugtugan. Pag yung part ng song gusto mong lagyan ng lower frequency na ano, na part ng drums, yan. Yan yung ginagamit natin. Okay. Next natin. Ay, also the hardwares. Hindi mawawala yung hardwares. Yung mga hardwares natin, itukoy natin. Yan yung mga stand ng cymbals, stand ng snare, yung kick pedal ng kick drum. Yan. Yan yung mga hardware natin na tinatawag. Tapos, hindi mawawala yung drum throne. Yung pinaka-trono ng drummer, yung upuan. May yung iba, may drum throne. Tapos pag nasira, pwede naman yung monoblock. Yan. Okay lang yun. O kaya stool, pwede rin yun. Okay, so tuloy natin. Ay, don't forget. Yan, nilagay ko dito. Don't forget the key. Ano yung key? Nasa taas yung key natin. Naiwan sa taas yung ano. Yung drum key naman, yun yung pangtona natin. Okay. Parang maliit na ano lang yun, na may dalawang wing na or not na ano na knob, tapos pinangiikot natin sa lugs ng ano ng shells ng drums. So pangtono natin 'yun. Okay, next. Next natin is the posture. 'Yon. Posture. Okay, so we found a great illustration from Drum Helper. Thank you sa Drum Helper. Meron tayong magandang illustration about the posture or the correct drumming posture. So number one dyan is shoulders held back. So hindi nakayuko. Yan, hindi nakayuko. Yan, Brother Roy, nakayuko ka. Hallelujah. Yeah. Okay. Bakit kailangan hindi na kayo ko or naka-slouch? Bakit nga ba, brother? Para yung reach mo. Ayun, para yung reach mo at saka laging nakahanda. Ayun, laging nakahanda. Kasi halimbawa, pag naka-slouch ka, pagka ang ihihit mo ay mga parts ng drums na ano na mataas, masyadong malayo ang travel ng ano ng kamay mo papunta dun sa matataas na yun kasi naka-slouch ka. Okay? Syempre pag when your shoulders are held back, your back are straight. 'Yon. Okay? Yung likod mo naka-straight. Okay? Tapos wala. Paki-mute po yung mga mic natin. Okay. Tapos, lower back raised just above the hips. Ito, ano to? For me, it's a subjective, ano? Subjective posture. Kasi yung iba, mas komportable sila. Gaya niyan, si Brother Roy. Si Brother Roy, kung... Ano ba makita dito? Ayan. Ayan. Kung mapapansin niyo si Brother Roy, pansin ba? Masyado white yung camera natin. Ayan. Kung mapapansin mo yung setup ni Brother Roy, ay yung pagkakaupo ni Brother Roy, mataas, pababa yung ano niya, yung hip. Sa akin, medyo paangat yung tuhod ko, medyo nakaangat. Oh, yun, medyo nakaganyan. So, ibig sabihin,
yun yung struggle namin dalawa since dalawa kami drummer dito sa Manila, Manila local. Pag halimbawa, magkasunod yung song namin, in-adjust pa namin yung ano, yung upuan, tsaka yung height ng snare, snare drum. Kasi syempre, depende yun eh. Isa pa, si Brother Roy, mas matangkad kaysa sa akin, no? So, malaking adjustments na ginagawa ko. Pero anyway, lower back raised just above the hips. Okay, next natin is... Next natin... Ano ba yan? Yun, supportive drum stool. Yung drum stool na tinatawag is yung ano, drum throne. Okay? May instances na sira rin drum throne natin, ganun. Okay lang 'yun. Kung ayos pa yung drum, yung ano, yung pinaka bilog, yung pinaka upuan, pwede pa 'yun. Pwede niyo pagawan or pwede niyo naman ipatong lang sa monoblock. Oh, 8 years na monoblock. 8 years na monoblock yung gamit, no. Ayun. Pero it doesn't ano, it doesn't it should not be a hinder for you to practice or learn drumming. Yung halimbawa, kasi walang magandang upuan yung ano eh, yung drum set namin sa church. Hindi, hindi ganun yun. Kahit pa monoblock lang yan or kahit pa box ng ano yan, box ng gitara or amplifier ng gitara, as much as na nakakapwesto ka ng maayos, tuloy mo yung practice mo sa pagda-drums. Okay? So, ano. Pero, ideally, mas maganda talaga, meron tayong drum throne. Mas maganda rin yung may ano, padded, no? Malambot para hindi mabilis mapagod yung ating puwet pagka nagda-drums. Kasi syempre, all throughout the songs na tinutugtog natin, hindi naman tayo nakatayo eh. Nakaupo lang tayo. Okay? Next is thighs sloping down slightly towards. Thighs sloping down slightly towards the knees. Yan, yan yung setup ni Brother Roy kanina. Yung pinapakita ko sa inyo, medyo nakababa. Yung ano, nagdito. Yan yung lips ay hindi tag dito, hindi perpendicular, tama ba? Hindi 90 degrees. Hindi 90 degrees. Sa hips mo. Kasi pag ganun, ano yan eh, tag dito. Stressful sa ano? Stress sa hamstring, ganyan. So, ang sa akin, comfortable ako, ganito yung position ko. Parang hindi nakaganto yung legs ko. Kasi strained na yan kapag ganyan. Kaya mo yan mga isang kanta. Pero dalawa, tatlong kanta, hirap ka na niyan. So, ito, comfortable sa akin to. At the same time, pag magbibigay ako ng kailangan ko ng power sa mga hits ko sa paa, mas mabibigay ko. Yun. Oo nga, kasi nakaabang na yung angulo ng kanyang legs. Kumbaga, ano na, halos nakaparallel na sa gravity yung ano, yung direction ng legs niya. So, pagka kailangan ng much greater force para mag-kick, konting ano na lang, konting push na lang. Although, mamaya, sabihin namin sa inyo kung paano yung tamang ano, tamang pag-kick sa drums. Okay. So, ano pa yung isa sa ano natin? Ano po, no? May mga parts po sa PowerPoint na hindi na, I mean, may mga sa lecture po natin, may mga parts sa lecture natin na hindi nakasama sa PowerPoint. Because we believe na ano, mas maganda yung explain namin in accordance to our experience. Ganun, para may persisting na inuulit ko po para po sa lahat, pa-mute po ang inyong mga mic. Mamaya po, pagka may mga questions po, pwede nyo pong buksan yung inyong mga mic. Thank you! Okay. So, again, yung sinasabi ko, huwag po kayong umasa lang dun sa PowerPoint, no? Pwede po kayong mag-take notes dun sa mga binabanggit namin. Ayan. Yun po yung mga usually naming na-encounter
for the past few years na ano na nagda-drums kami. Although hindi naman namin sinasabi na sobrang galing namin, no. Hindi naman po ganun yung case. Sinishare lang po namin yung mga experiences at saka yung mga realizations namin na habang na kami ay nagda-drums for the few years na ano part kami ng ano ng sa biyaya ng Panginoon ng music ministry. Okay, so ito. Another one is relaxed arms. Yan. When we say relaxed arms, dapat hindi stiff, hindi matigas, hindi kayo parang robot. Okay? Although, ano, hindi naman natin sinasabi na huwag mong lakasan ng palo or walang force, no? Pero pag sinabi kasi nating stiff is para kang ano mechanical, no? Parang may kanto yung ano, may kanto yung pagpalo mo, no? Dapat relaxed, okay? Habang hindi ka pa yon ito. Habang hindi ka man kapag pumapalo, dapat relaxed na yung ano mo, yung arms mo. Why? Because yon, napakasisid naman. As soon as magsimula ka ng pumalo, no? Magsisimula nang mag-exert ng energy yung katawan mo. Ngayon, pag tumigil kang pumalo, magre-rest yung katawan mo or yung arms mo, 'di ba? Ngayon, kung hindi pa nagsisimula yung pagpalo mo, eh hindi na kaagad naka-relax yung arms mo, mabilis ka mapapagod. Okay? And that is not good, lalo pa pag ang tutugtugin nyo is more than 2 na lineup ng songs, no, sa praise and worship, ganyan. Tapos hindi pa relax yung arms mo simula pa lang, no, parang alanganin na yung pwesto ng arms mo. Dapat relax lang. Okay? Tapos pag sinabi natin relax lang, hindi naman ibig sabihin na malayo ka dun sa mga ano, sa mga parts ng drums. Syempre, within reach mo pa rin yung crash, yung toms and other parts of the drums. Napapaluin mo. Okay? Tapos, meron pa dito, flat snare drum at optimal height. Usually, ang snare drum ay level sa hip. Sa hip ng drummer. Level or above. Ngayon, try mong ibaba ang snare drum, mas mababa pa sa hip mo. Mahihirapan kang pumalo kasi pag pumalo ka ng mas mababa pa sa ano, sa hip mo or sa legs mo yung snare drum, tatama na yung kamay mo sa hita mo. So hindi sayang yung ano, sayang yung pag-hit ng stick dun sa snare. Hindi ma-full force, okay? Lalo pag hahatawin mo, no, masasaktan ka lang. Masasaktan mo yung sarili mo. 'Yon. Okay, next. Last na. Medyo mahaba. Pedals. Ginagawa niyo doon sa mga naka-drum set. Sinusubukan niyo yung ano, yung posture. May mga nakikita ako eh na ito taga-tagum. Tagum ba tagum? Tagum. 'Yan. Ayan. Biyaya po kayo ha, mga naka-drum set po kayo dyan. Ayan. Tapos sino pa itong mga naka-drum set dito? Magbukas po kayo ng ng camera. Pag hindi po kayo nagbukas ng camera, may magtatanong po kami. Okay. Sino pa yung mga naka-drum set? Ito, si Sister Aliyah. Oh. Yaya. Sino pa? Ito, si Brother Javan. Yon. Sino pa? Ito, si Brother John Jersey. Oh, si Joshua. Joshua Seno. Kayo po ba ay nasa chapel? Okay. Opo. Yon, praise God. Ayun ano? Wala na? If you are wondering pala, no, maisingit lang po namin. Kung kayo po ay nagtataka ba, wondering? Pero gumagalaw ba? Kung naiisip nyo lang po na, Brother Lem, Brother Roy, pwede po ba kami pumunta sa chapel during lecture natin?
Ipaalam niyo po sa head pastor niyo po. Wala pong problema na nandun po kayo. Basta nakapaalam po kayo, no? Baka biglang magulat na lang yung head pastor niyo. Bro, ba't nandito ka sa, ano, sa drum set? Ay, may lecture po kasi kami. Hindi po, magpaalam po muna kayo. Pero mas maganda po kung nandun kayo sa chapel, paalam niyo lang po. Pero kung halimbawa, hindi naman safe, halimbawa bumabagyo na, no? Okay lang po kahit sa bahay, yung libro na lang po yung paluin natin. O kaya naman may ano, may persistent na Delta variant sa lugar natin. Kahit sa bahay na lang po para safe tayo. Yan. Pero kung safe naman pong lumabas or malapit lang yung chapel, pwede po punta kayo sa chapel. Biyaya yung mga kapatid mo. Ano. Na ano, na naka-drum set. Okay, sige. Iba, hindi na nakabukas yung camera. Sige. Naniniwala kami na kayo ay gising at nakikinig. Okay. Sige po, tuloy natin. Last na po dito sa posture natin is pedals positioned where feet fall naturally. Ayan. Maganda po ipakita natin yung kick camera natin. Lang ah. Yun. Yun. Yan. Mapapansin nyo po, yung parang ano, may beater na tinatawag. Yan po yung pinaka-head ng kick pedal natin. Yan yung pinaka pumapalo para sa atin, no? Pag tayo ay pumapajack, yan ang pumapalo sa kick drum natin. Brother Roy, try mo nga i-demonstrate sa kanila yung sinasabi natin na the pedals positioned where feet fall naturally. So sa pagkakaupo natin, kung mapapansin niyo sa ano, yan. Naturally. Yan. Okay? Yeah, ito yung paa mo, patong. Yan, patong. Sa pagkakaupo mo, ha? Hindi yung parang inaabot mo pa, hindi. Okay? Yung kung saan yung pinakababa ng paa mo kapag nakaupo ka sa harap ng drums, dapat saktong-sakto 'yun sa kick pedal mo. Okay? Ngayon, ang upuan mo ay ang pagkakaupo mo ay tapos ang pwesto ng paa mo ay hindi nakatutok or ang bagsak ng paa mo ay hindi nakatutok sa drum pedal. Ibig sabihin mali po yung pwesto noon. Dapat it falls naturally dun sa pedal. Ngayon, may time na ano no na parang may mga setup na parang awkward. Wala na tayong magagawa doon pagka kasi minsan ganun eh. May experience kami ganun sa ano, share lang namin no. Sa ano, sa caucus. Di ba pag caucus ano, uso yung mga banda-banda. Nag-drums. Yung setup ng drum set, ano, parang sponsored ng barangay. Tapos yung drum set nila parang ano, hindi maganda talaga. Sabihin ko ng pangit, pangit talaga. Oo. Yung snare niya nasa tuhod ko na. Awa ako sa sarili kung paano ako magda-drums noon. Tapos syempre kung ang tuhod ko bumabangga na sa snare, paano saan pepesto yung paa ko para sa pedal, di ba? So, dapat po kung yung pagkakaupo mo dapat sasakto lang yan sa ano, sa pedal para hindi ka mahirapan. Sabi nga ni Brother Roy, para kapag kailangan ng greater force para mag-kick sa kick drum, hindi ka mahirapan kasi ando na mismo yun, nakatutok na yung paa mo dun eh. Ayan, ipapajack mo lang ng ano, extra effort. Ayan. Okay, so balik po tayo. Ano ang gangay po? Hindi na naman nawawala pag nandiyan ka na kayo, hindi na nawawala. Ayan. Okay. Parang may may persisting pong ano, no, na hindi po ata niya na i-mute yung kanyang mic. Pasuyo na lang po. Okay. Next po natin. Ay, tapos na pala tayo sa posture. Yes! Praise the Lord! 30 minutes sa posture. Next natin. Pagpasensyahan po ang boses po namin kasi kami po ni Brother Roy ay may mga singer. Medyo na mamalat po kami. Joke lang. Okay, medyo malamig lang po.
Next natin is drumsticks. Yay! Sa drumsticks natin, yan, as you can see, dinademonstrate ni eto. So, is the name. Yan. Ito. Ano, may battle, ano na to? Battle scar. Medyo gamit na gamit na, no? Drumstick. Okay. Sa drumstick, mga kapatid, syempre, magtatanong kayo, Brother Lem, Brother Roy, what is the ideal drumstick na para sa amin? Okay. So, yun po ay depende sa kamay ninyo. Okay? May mga drumstick po ba? Pwede ko bang makita ang mga drumstick ng ating mga kapatid? Ikaway-kaway nyo po yung inyong mga drumstick. Yon, very good. Yung mga walang drumstick, pencil ang gamitin, char. Joke lang po. Ayan. Okay. Biyaya, no? Sige po. Okay. So, ano, kung maaaring, ano, nagtatanong kayo or nagtataka, parang ano, parang masyadong napapagod yung kamay ko pagdating sa pagda-drums. So, ang payo po namin, try nyo, pag bumibili po kasi ng drumstick, di ba, hindi naman yan, ano, unless siguro, kung online mo bibilhin, wala na subok-subok yan. Diba? Pero pagka pupunta ka sa music store, try mong subukan, ihawakan. Huwag mo ipapalo. Pero huwag mo ipapalo sa ano, sa kahit anong surface. Oo, sa kahit anong surface, baka pabayaring ka nung, ano, nung tindahan, no? Ang gawin mo, try mo lang siyang yung motion ng pagpalo. Tapos pagka tingin mo parang mabigat or masyadong malaki yung girth yun, di ba? Yung pagkakataba nung ano, nung drumstick, yung gamitin mo. Okay? Subok-subok lang. Pero ito yung ano namin, one of our recommendations. Pag babae ka siguro, tas medyo maliit yung kamay mo. Ako maliit yung kamay ko. Yan. Pag babae ka siguro mga 7B. Ganon. Pag maliit yung kamay mo. Pero syempre, hindi naman lahat ng babae pare-pare yung maliliit yung kamay. Pero, yun nga, try mo mag 7B. Oo. Medyo maikli yun, tapos medyo payat. Okay? Wag po kayong ano, no? Wag po kayong, porque nakikita ninyo dito sa ating PowerPoint, yan po ay Promark. Hindi po kami sponsored. Hindi po kami sponsored ng Promark. Actually, ang gamit namin ay Vic Firth. Ay, hindi rin po kami brand conscious. Kung ano po yung komportable talaga sa kamay, yun po, dun po talaga kami. Pwedeng Vic Firth, pwedeng Vater, pwedeng Zildjian. Vic Firth Nova, walbinti lang, maganda pa. Ayun, Vic Firth Nova. Vic Firth na may-ari ng Nova, diba? Ayun, mura lang yun. Oo, ingatan nyo lang. Tapos ito, tip to, pro tip. Di ba may nakikita kayong ano, 5A na bultuhan sa ano, sa lyric? Hindi namin sila sinisiraan, mga kapatid, ha? May taga-lyric ba dito sa mga estudyante natin? may nagbebenta, may ano ba dito, tindero or tindera ng sa lyric store? Wala naman siguro, no? Huwag kayong magagalit, ha? Ito, pro tip to, mga kapatid. Share lang namin sa inyo. Huwag kayong bibili nun. Oo, kasi ano yun? Parang ano yun, eh? Parang yung mga scrap wood na inihul mo lang ulit. Kung parang hindi siya talaga papasa sa ano, quality control. Mabilis maputol yun. Promise. Yung binili mong ano, 20 pieces, saglit lang yun sa'yo. Kaysa bumili ka ng original na tag siguro mga 400, 500 kung may sale. Ganun. Yun. Tip lang namin yun. Huwag niyo ipagsabi sa mga kakilala ninyong nagbibenta. Tagalirik. Lyric Music Store. Okay. Yun. Ayan. So, ano, ha? So, kung tinatanong nyo kung ano yung ginagamit namin ni Brother Roy, actually, ang ginagamit ko dati is 5A lang din.
Nakikita niyo ba? Ito. May nakalagay dito, 5A. 5A. Dati, nagpa-5B ako, pero parang nabibigitan na ako. So, 5A na lang. Ngayon, si Brother Roy, inopen yung ano ko, yung mata ko. He opened my eyes dito sa pure... Ano to? Pure grit. Pure grit. Ang ganda kasi ng grip nito, mga kapatid, no? Ma'am, sir. Itong pure grit, medyo ko lang. Hindi pa ako nagbibenta ng drumstick. Hindi ako nagbibenta ng drumstick. Hindi, maganda po kasi talaga yung grip niya. Hindi siya madulas. Oo. Yes. Tama-tama, komportable sa kamay. Ngayon, kung malaki talaga yung kamay ninyo, di pwede kayong mag 5B. Yan. Medyo mabigat yon, tas medyo ano, medyo malaki yung dito. Yung pagkakataba, yung girth. Yan. Ayun. So, pero kung halimbawa, meron kayo diyan, kung ano meron diyan, pwede na yan. Ang ginagawa ko kasi nagkamali ako dati, no. First time kong mag-drums noon, may nabili akong ano, 5B din siya, pero ano siya, signature stick. Na sobrang bigat, pang rock pala yon. Pang ano siya, pang rakrakan. So, ang nangyari sa akin, nagda-drums ako, sobrang bigat lagi, so parang napapagod ako. Tapos nung biglang nag-switch ako sa 5A, parang ang sarap, parang ako nag-weights, ganun. Ang na-realize ko doon, if you buy that kind of stick na mabigat, pwede mo siyang gamitin pang ano, pang warm up. Doon, pang warm up. Ano siya, mag-rudiments ka, ganyan, single stroke, ganun. Tapos, after nun, parang exercise warm up mo yun. After nun, saka mo gamitin yung pinaka-stick mo. Parang ang gaan gamitin. Ganun. Tip lang din yun. Wala yun sa PowerPoint. Wala din yun sa any other website. Napansin ko lang yun. Okay. Dali natin. So, may tanong po ba kayo pagdating sa drumsticks? Pwede po kayo magtanong ha. Magbukas na po kayo ng mic, tas ano ba tayo ito? Camera, para malaman namin kung sino yung kausap namin. Ayan. May mga katanungan, wala naman? Meron po. Ayun, si Brother Dan Ro. Hi, Brother Dan Ro. Hello po, magandang hapon. Bali, pwede pong gamitin po itong ano. Bali, 7A po yung nasa akin na mapel. Ito pong stick, drumstick. Pwede po yun. 7A? Pwede po. Ano pong recommend po ninyo? Apo, ito po yung ano po, akin. 7A. Apo. Pwede po yan, 7A. Actually, dumaan din po ako dyan sa 7A. Nabitin lang ako sa kanya kasi medyo maikli siya. Tsaka manipis. Oo, yung 7A. Apo. Medyo maikli. Ngayon, bro, try mo bumisita ka ng music store. Tapos try mong ano yun, damahin. Kasi pwede naman yun eh. Pagka pumunta ka sa JB Music o kaya sa Lyric, pinapahiram naman nila yung ano. Wag mo lang itakbo, mga kapatid. Wag hindi natin itinatakbo yung mga drumstick na hinihiram natin sa mga tindera-tindera. Okay. Ang sinasabi lang namin ay hawakan mo tapos i-feel mo lang. Wag mong itatakbo. Okay? Yun po. Gano'n po wala kabigat po, Brother Lem? Ano, kapag, yun, kapag, masasabi ko siya kapag, tinatry kong humit ng, sa kanyari, aerial lang, kasi, nagtatry ka lang ng, ano eh, nagtatry ka lang ng drumstick eh. So, wag mong ipapalo sa kahit anong surface yon. So, papuloy mo yung hangin, pag ganon. Kapag tinatry mo, nang malakas, tapos nabifeel mo na lumalayo-layo sa'yo yung stick. Nag-loose, parang nag-loose sa'yo na natatanggal sa pagkakahawak mo. It's either mabigat yung stick or hindi lang firm yung hawak mo sa stick. So, doon, magkakaroon kaya ng basis kung mabigat kung mabigat ba sa'yo yung stick o hindi. Saka ano din, hawakan mo kung unang parang ang bigat nito ah. Parang, mararamdaman mo kagad yan, bro. I-compare, kanyari may dati ka stick. I-compare mo, dali mo yung dati mo stick sa music store. Tapos i-balance mo, i-compare mo yung dalawa. Ano ba mas mabigat dito? Ano ba mas,
ano bang mas kaya kong gamitin, ganyan. Yun. Pwede yun. Maraming salamat po. Maraming okay. Salamat po. Sige po. Welcome po. Sino po? Sino po pong may katanungan regarding sa sticks po para ano? Maganda po yun. May tanong kayo para ano, hindi po one way. Actually, yung lecture natin, supposedly one way lang kami na magtuturo. Pero maganda rin yung marinig namin kayo. So kung may katanungan po, sige po. About sa stick or kahit din sa previous nating mga diniscuss. About sa ano, paano tumakbo sa music stuff? Hindi po natin itatakbo yung drumstick, ha mga kapatid. Nagbibiro lang po ako. Nagbibiro lang po ako doon. Ayan. Sige, mukhang wala na silang katanungan about sa drumstick. Ayan. Huwag niyo pong bibilhin yung pang-marching band. Ay, opo. Huwag po yun. Yung sobrang tataba na... Ano yun? Sobrang kapal nun. Hindi po for drum set playing yun. Uh-oh. Though may mga drummers na gumagamit nun. Pero choice nila yun. Ang marirecommend namin sa inyo is... Mag-start kayo talaga kung saan kayo pinaka-comfortable. So, mga kampante ka dito, yun yung gamitin mo, kumbaga. Yun yun eh, ganun lang yun. Mm. Tsaka ano, hindi, kumbaga ano siya, hindi siya isang beses lang yun na kaagad yung gusto mo, hindi. Maaaring maglipat-lipat ka dyan eh. Tsaka pag ginamit niyo po yun, kawa po yung drum set niyo. Oo, oh, yung ano, yung pang marching band. Nako, napakahaba no, napakabigat at napakataba. Saka yung ball, yung point niya. Mm-hmm. Ayun pala, kung may nagtatanong sa inyo, ano po ba yung mainam na tip for yung tip ng drumstick? Yan. Akala mo makeup yung pinapakita eh, no? Yan. Yung tip ng drumstick natin, bullet. Brother Lem, maganda ba yung ano? Nylon, or maganda yung kahoy na lang, yung plain na kahoy na lang. Ang recommend po namin sa church, kahoy lang. Oh, yung kahoy lang yung po. Yung nylon po, yung may ano, madalas yun, kulay puti na nakabalot. Nakabalot sa dulo. Mm-hmm. Mga nylon tips po ang tawag doon. Mm-hmm. Ang ginagawa po ng nylon is... Mas amplified yung ano, yung mga high attack. Frequency. Yung attack ng ano. Po, tumitinis. Mm-hmm. Yung mga matitinis na tunog, mas malakas. Mm-hmm. So, mas maganda, ano lang, stick na tayo sa ganito lang. Yung wooden tip lang. Huwag na yung nylon. Pro tip pa pala, isa. Kapag ano? Gusto nyong tumagal ang buhay ng drum heads nyo, gantong tip yung bilhin nyo. Yan. Tawag dito, teardrop, tsaka yung isa pa, yung bullet. Oo. Ang iwasan nyo yung ano, ano yung tawag? Bull. At saka yung isa, parang ano, barrel. Yun. Parang, yung barrel kasi parang may kanto eh. Ngayon, pagka may kanto yung tip ng drumstick nyo, mabilis mag, ano, napapansin niyo yung ano, yung toms nyo parang may ano na, nagdinip, parang may uka-uka. Yung karaniwan, hindi lang dahil sa lakas ng palo ninyo. Try nyo obserbahan kung yung tip ninyo ay barrel type o kaya yung mga... Ano nga yun? Basta may mga corner na ano, may mga corner na tip ng ano, ng drumstick. Yun. Tip lang din yun. Okay, so no more questions. Proceed na tayo. Okay. Ayun. Since we're talking about the sticks, punta na tayo sa drumstick grips. We have two kinds of drumstick grips. We have the traditional and the matched grip. Okay? Basahin ko lang po muna, no? A traditional grip commonly used in marching percussions and also in jazz music. Yung matched grip naman, most commonly used in all genres, easiest and fastest to learn. So, konting history lang po, ano? Way back, Kopong Popong, yung, ano, yung mga drummers po talaga, even sa mga marching bands, traditional grip po talaga. Ngayon, ito intended for
ano, medyo naka-angled yung drum, snare, or yung kung anong yung drum na kanilang pinapalo. Ngayon, after ng traditional grip, nag-develop nila yung match grip na nagkaroon ng mas comfort sa kanila. Pero nowadays, marami pa din ang gumagamit ng traditional grip. Maraming sikat na drummers, no? Dito lang sa Pilipinas, yung mga sikat na drummers like Erickson Ruiz, yan. Si Sir Erickson Ruiz, ano yan, one of the known drummers yan dito sa Pilipinas. Ano yan? Sabihin pa yun. Ano yun? Sabihin pa yung church niya. Yun, no? Ano? Pero magaling yun, si Erickson Ruiz. Ano siya? Talagang nagta-traditional grip siya. Also, nagmamash grip din siya. Si Sir Mike din, Michael Alba. Nagta-traditional grip and nagmamash grip din siya. So yung mga pro talaga, ano, syempre, ano na yan, eh, mga magagaling na yung mga yan. So, ano po yung ano preferable grip natin sa drumstick? Preferable natin is match grip. Lalo pagka sa church setting, no? Although pwede rin naman kung halimbawa gusto mo talaga matuto ng traditional grip, edi pwede naman. Ang traditional grip, yun po yung eh po kung makikita niyo sa ano sa picture, yung nasa kanan, yung usual na paghawak natin. Okay? Parang ganito sa match grip. Pero yung kaliwa, demo mo nga, brother. Kasi yung camera natin. Wait lang. Yan. Yan. Para mas kita. Kasi pag nandun ako, hindi nyo makita. Medyo malayo kasi dun eh. So, ito yung match. Traditional grip. Yan. Yan. Traditional grip. So, paano siya ginawa? Itong stick over the thumb. Thumb over stick. Ganyan. So, bali, ano ba mapakita? Parang ganyan. Ganyan sa kaliwang kamay. Tapos, papatong ko lang yung pointer. Hindi, ano, index. Index, tsaka itong middle finger ko. Then, i-rest ko siya dito sa aking ring finger. So, ganyan ang kakalabasan yan. Ito sa kaliwa. Yeah. Pero sa kaliwa, sa kaliwa yan. Pero sa kaliwa yan, ginawa ko lang sa kanan para ma-demonstrate ayan, na ayan. Ayos. Yan, ganito yung tsura niyan. So, yung ano mo, yung motion ng ano, motion ng pagpalo mo is ano medyo puro wrist action. Wrist action. Although may ano rin naman, may combination din naman 'yon, no? Pwede rin siyang i-ganon. Yan. Para mawala na. Pwede mo siyang, ano, pala ganyan, no? Kapag ganon. Yan. Try nyo i-search sa YouTube sila, ano, sila Sir Rickson Ruiz at siya si, ano, si Sir Michael Alba. Yan. Nakita mo yung, lalo si Rickson Ruiz, talaga makikita mo yung paghataw niya. Kahit, ano, kahit naka-traditional grip siya. Ngayon, hindi tayo mag-dwell sa traditional grip. Doon tayo sa? Match grip. Most commonly used in all genres, easiest and fastest to learn. Match grip. Ngayon, sa match grip natin, we have three subtypes ng ano match grip. Meron tayong or variations ng match grip. Meron tayong French, Germanian, and American. Sa iba, hindi Germanian eh. Sa iba, German lang eh, no? Ayan. Sa French grip, ano yung pinagkaiba niyan? Ewan ko kung mababasa ninyo dyan sa monitor ninyo. Kung naka-cellphone kayo, medyo mahirap siguro mabasa yan. Pero yung sa French grip, yung pagkakahawak niya is, ano,
Lahat yan, ano, no, pwedeng V or X yung, ano, no, yung mag-form mo sa, diba? Yung mag-form mo sa paghawak, pwede kasing ganun eh. Yan. 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 Tapos, pag sinabi nating French grip, dapat yung ating mga palad, no? Pag hawak natin siya, ay actually, meron ako dito ano eh. Tamang pag-hold eh. Unahin muna natin to. Ayun, sige. Yun muna. Variation muna para mas ano natin. Basta yung mga palad natin, naka-face sa isa't isa. Yan. Yan ang ating tinatawag na French grip. Ngayon, pag naka-face down yung palad natin, okay? Naka-face down yan sa drum head, yan ang German or Germanian. Okay? Pag medyo naka-angle ng 45 degrees siguro, 45 degrees, papunta sa drums, yung ano natin, yung ating palad, okay? American grip. Ngayon, Brother Lem, Brother Roy, ano po yung pinakamaganda dyan sa ano sa variations ng match grip? Actually, depende. Kasi hindi mo naman pwedeng gawin ng isang grip na yan sa kung ano yung pinapalo mo. Sabihin natin na if you're trying to control your ano, your the volume of your yung pagpalo mo, okay, hindi siya magsiseto sa isang ano lang, sa isang variation ng match grip, okay? So pwede siyang halimbawa palms down para may control ka. Ay. Siya, palms down. Tungo mo pa naman. Yun. Yan. Palms down. Usually ito ginagamit pagka mayroon tayong tinatawag na buzz roll. Yan. Yan. Tapos meron naman tayong French grip na pwede rin naman yan pagka, halimbawa, nasa ano tayo, nag-hihit tayo sa hi-hat. Pwede yung, ano mo, yung kamay mo ay naka-face each other, pero syempre nakaangat dapat yung isa kasi hi-hat nga eh. Brother Ray, demo mo. So, Ayan. Yeah, try mo brother yung French grip, yung face each other, pero iangat mo yung kanan mo kasi papalo mo siya sa hi-hat. Yan. Ganyan siya. Ganyan yung magiging itsura niya. Pareho yung facing each other pero nakaangat lang yung isa at medyo naka-over na dun sa isang ano, sa isang kamay kasi ihihit niya na yung hi-hat. Ganun 'yon. Okay? Ang French grip mostly ang nagpapaano sa kanya, ang magpapatunog sa kanya is yung fingers. Controls. Yung control mo sa stick mo is yung fingers most of the time. French grip. Try mo naman yung ano, Brother Roy. Try mo naman yung German grip or Germanian grip. Germanian grip. Pero ganun din. Try mo ring mag-groove. Or try mo muna mag-buzz roll. Yung buzz roll po yung pang... Ganun. Yun.
kasi yun, naka-ano yun, face yung ano, yung palm or yung paalad niya pababa. Yan, ganoon. Yan. Yun. Yun po yun. German grip. Basta na yung palad din yun, nakatungo. Nakaharap sa sahig. Yun. Tapos yung American grip naman, some kind of in the middle of the German at saka yung ano, French grip. May 45 angle. So kung ang French ganito, French ay ganito, yeah. Ang German yan, ganito, ang German. Ang American, babalik mo lang sa French slightly na konti. Yun, konting-konti lang. Konti lang. American grip. American grip. Mostly ito yung ginagamit kami ni Kuya Lim, mostly ito. Pero nagbabari yan, depende sa, minsan sa feel, sa dynamics. Mismo. So, minsan nagpapalit-palit kami sa isang kanta, nagpapalit-palit kami ng grip. Minsan din namin nalalaman, din namin napapansin. So, yun lang. Maganda na alam nyo din to. So, dagdag knowledge na din. So, American grip. Subukan natin mag-buzz roll. Ano, at the end of the day, yan lahat yan ay match grip. So meron lang talagang ano, meron lang tayong tinatawag na variations. Pero siguro sa isang kanta, maaari mong magamit yan lahat, yung variation na yan. Depende yan sa dynamics or kung ano yung hinihingi ng kanta. Diba, sabi natin kanina sa simula ng ano natin, ng klase natin kanina, yung ano, yung role natin as drummers, ginagawa lang natin kung ano yung required sa atin. So, ngayon, makakatulong yung mga grips na yan kung ano yung dapat natin i-execute na part or pattern na kailangan natin gawin kung ano yung hinihingi lang nung kanta. Okay, so, tuloy natin sa next. Since alam nyo na yung match grip, actually, dapat inuna namin to, pero nasimulan na natin eh. Ayan natin dito sa kung paano yung how do you grip or how do you hold your drumstick. So, sa pag-hold natin ng drumstick, meron tayong tinatawag na fulcrum. Okay? So, ang fulcrum, hindi po ito physics class, ah, hindi po physics class to, no? Sa physics natin naririnig yung fulcrum, no? Ang definition po ng fulcrum is the point on which a lever rests. Siya yung pinaka-balance, yung gitna. Okay? Sa drumming world or sa aspeto ng pagda-drums, meron naman tayong tinatawag na fulcrum point. Yan, fulcrum point. Usually, ito, as mababasa nyo dyan, use your index finger to find the fulcrum point in your drumstick. Tapos ilalagay nyo lang yung thumb. Ngayon, ang fulcrum point, by definition ng ano, sa drummers, no, it denotes the part of a percussionist's grip that is the main lever for the drumstick to rotate. So, hindi naman necessarily rotate talaga. Tayo dito. Makikita mo yung motion na parang mag-drumstick. Yung motion na balanse yung unahan at saka yung tail nung drumstick mo. Okay?
Mas, may papakita mo ba yun dyan? Ay, hindi, ano. Yan. Usually, ano, ang tinatawag natin yung sweet spot, no? Sweet spot. Yung may, depende yun sa drumstick ninyo, no? Kung saan yung parang hindi naman... Yan. Yan. Pagka may mga multiple bounces, yan. Siguro maaaring nakuha mo na yung ano, no, yung sweet spot. Pero pagka ayaw na mag-connect dito. Pero pagka try nating umabante ng konti sa drumstick, no? Mapapansin niyo, hindi mo na siya ma-hit ng tama. Wala nang lever. Okay, yung lever mo ay yung ano, yung kabilang side na ng drumstick yung ano, yung mabigat. Nandito na. Okay? Mapansin niyo, mas maganda pag dito naman, try nating brothers and sisters, i-mute po natin ang ating mga mic, sorry. Okay. Yan. Again, ulitin ko po yung sinabi ko. Pag bandang unahan po tayo ng drumstick, hindi na natin siya maipalo. Sino ba naman na maghahawak ng ganito sa drumstick niya, no? Okay, hindi mo may papalo ng tama yan. So, gaya ng definition natin sa fulcrum, ginagamit natin yung ating index finger at saka yung ating thumb. So, try nating i-move naman far away down dito sa pinakadulo ng drumstick. Try nyo naman, may bounces din naman siya. Okay, counting down, pagka bagsak mo na ganyan, may mga bounces siya. Ang downside nito is, what's left of you is from here is pag close mo na yung other yung the rest of your fingers, halos wala nang mahawakan yung iba mong fingers. So ang tendency niyan is maaaring makapag-play ka pa din o kapag drums ka pa din, maipalo mo pa din yung drumstick mo. But there is a danger na mabitawan mo na siya. 'Di ba? Also, pagka nandito kasi sa dulo, sobrang bigat ng unahan, lalakas yung palo mo. Okay? Ngayon, what is the optimal thing to do is find the sweet spot. Usually yan nasa may logo ng drumstick mo. Yan, tapos siguro may mga konting inch, 1 inch to 2 inch siguro dito. Around ganun sa dulo. Yan, may allowance pa. Tapos try yung i-hold using your index finger and your thumb. Tapos try mo siyang i-hit sa drums. Ayun o, ang swabe ng pagkaka-bounce niya. Diba? Swabe lang. Sweet spot. Nasa sweet spot siya. Okay. Gets niyo po ba, ma'am, sir? Bili na po kayo ng drumstick? Okay. Nag-gets niyo po yung fulcrum. Okay. Fulcrum pa lang po yan. Hindi pa po yan yung pinaka- right way of holding your drumstick. Kasi sa next slide natin, yan, sa next slide natin, yung fulcrum point na hinawakan natin ng thumb at ng index finger, pag inirap mo yung the rest of your fingers, your middle, your ring finger, and your pinky, pag nairap mo na siya, okay, yan yung paghawak natin. Yan. Yan. Ganun. Okay. Pero, I included there, not too tight, but not too loose. Okay? Pag sobrang tight naman, hindi mo na makokontrol yung, you have the full control. Pero, wala na yung fluidity ng motion ng drumstick mo at saka ng arm mo. Try nyong hawakan ang drumstick. Try mo mag-demonstrate ng sobrang higpit ng hawak sa drumstick. Tapos mag-drums ka. Mahigpit na hawak. Tapos stiff. Ayan. Okay. Yan.
Ang ginawa niya is sobrang higpit ng hawak niya. Sa sobrang higpit ng hawak niya, mapapahagod yan. Wala pa siguro sa ano, wala pa siguro sa second song, pagod na yung kanyang daliri. Mabibitawan niya na yan mamaya-maya. Okay, tapos another ano, another effect niyan is ang tendency sa pagpalo mo, kapag sobrang higpit ng hawak mo, mapapalakas yung palo mo kasi parang nagigigil ka eh. Yun. Nagigigil yung ano mo, yung kamay mo sa pagkakahawak sa drumstick. So magigigil din yung pagpalo mo. Eh paano kung ang pinapalo lang natin ay halimbawa ano, congregational song, sabihin natin na pang-communion song, tapos sobrang gigil yung hawak mo sa drumstick, no? Bro, mag-communion tayo, parang galit ka. Diba? Diba, gano'n, no? Hindi, kumbaga, hinihingi ng, again, balik tayo din sa, ano natin, sa role natin as drummer. Kung ano lang hinihingi, yun lang yung ibibigay natin. So, kung hinihingi ay ng part is soft lang, yung soft lang ibibigay natin. So, yun nga, in that way, dapat hindi sobrang higpit ng hawak mo sa stick. And not too loose naman. Pag sobrang loose naman, automatic yon. Wala pa siguro, hindi mo pa natapos yung kanta, mabibitawan mo na yung drumstick. Pag sobrang loose naman ang paghawak mo sa drumstick mo. So, matatansya nyo yan sa inyong sarili kung ano ba yung hindi sobrang higpit at hindi rin naman sobrang loose para mahulog yung drumstick sa kamay nyo. Okay? So, subukan nyo lang po, no? It takes time din naman talaga. Lalo sa mga bago pa lang nagda-drums, yung tipong hindi pa nakaka-experience mag-drums. Yung mga ganitong aspeto, ano, hindi ka agad yan instant na natututunan or nagigets. May time talaga. It takes time. Everything takes time. Okay, punta na tayo sa how to hit the drums. Yon, how to hit the drums. As you can see, basahin po natin, whipping motion that starts from your shoulder down to your elbow and then your hand. Whip the stick into the head and use your wrists. Okay, de-demonstrate sa atin ni Brother Rayon. So, what do we mean by whip-like motion? Whip da ano? Anong sabi dyan, Kellen? Whipping motion starting from your shoulder. So, starting from your shoulder. So, pag sinabing whip, alam niyo po yun, yung latigo. Alam niyo yan yung ano? Fluid. Fluid siya. Hindi siya ano. Yung motion niya, hindi stiff na robot mechanical na ganito. Yung motion ng kamay mo, hindi po ganito. Stiff tawag dyan. Ang hinihingi na motion nitong whip-like motion is may fluidity. So mula sa shoulder. Paano mula sa shoulder? So pag pumalo ka, nakasama shoulder, dapat ganito. So simula shoulder, tapos sa arm, sa wrist. Hindi siya pwedeng hindi kasama yung wrist eh. Kasi pag hindi mo sinama yung wrist, una-una, mapuputol na yung ano. Mapuputol na yung whipping motion pagka hindi mo sinama yung whipping wrist motion. Mo. Pangalawa, pwede kang magka-injury sa ano mo. Pwede kang magka-injury sa joints mo dito, sa kamay mo. So, kailangan relax ka lang, chill lang. Hindi kailangan stress lahat ng bagay. So, chill ka lang sa part na yan. Kung magagaya nyo po ako, pakigaya na lang, ganito. Tuturo ko muna sa inyo. Capture ko muna. Sino po yung ano, ha? Sino po yung ano? Wala. Yung mga microphone nyo. Sino po yun? Pasensya na po. Dito po na tayo. Oh my gosh.
Yan. Kung wala na. Saan yan? Paano sa OBS kayo? Hindi ko sarili. Paano sa OBS? Ay, sorry. Palipot sa amon. So, yun po, ano? Paki, ano? Kung magagaya nyo to, pakigaya na lang. Teka lang, i-ano ko, i-flash kayo ito lang malang ito. Ayan, dito pala ako. Dito pala ako sa... So, ayan. So, ito po yung motion na sinasabi na whip like. Dapat hindi ganito yung motion nyo, ah. Pansin nyo, stiff na stiff. Diretso-diretso siya. May na, may meron bang ano, meron bang latigo? Or meron bang whip na diretso? Di ba wala? Fluid dapat siya. Yung ano ng, yung itsura niya medyo fluid. So, sabi, simula sa shoulder. So, angat mo konti. Angat onte, papunta sa arms. Tapos, pag papalo ka na, yung wrist, tandaan nyo po yung wrist. Kailangan na kailangan po yan, wrist. Una-una. Isipin lang po. Okay. Abo pa? Unang-una po, bakimute po muna ulit. Naabala po yung ano, yung yan. Salamat po. Magkakapagsalita po kayo mamaya. Wait lang. So, ito yung shoulder natin. Ito po yung motion, ha. Pakisabayan na lang, mga kapatid, para benefit niyo din to sa inyo. So, ito yung motion niya, dahan-dahan. Pa. Shoulder, arm, wrist, hip. Shoulder, arm, wrist, hip. Sitat. Akyat, baba. Pansin niyo po, yung ano, yung wrist ko, once na gumanon siya, hindi lang siya na kasi na ganyan. Sumasabay siya sa motion. So, pagpapaba natin yung kamay ko, yung itong, ano ko, braso ko, papalo na din yung wrist ko, gagababa na din. So, ganito siya. Whip. Ang dulo ng whip, matatapos ang motion ng whip sa pinakang dulo. Pansin nyo. So, sa natapos yung motion ko sa wrist, ang drumstick po ay extension ng kamay mo. So, ito. Amen. Ito, matatapos yung motion sa mismong drumstick. So, ganito. Dahan-dahan ulit. Shoulder, arms, wrist, drumstick. Shoulder, arms, wrist, drumstick. Shoulder, arms, wrist, drumstick. Sorry. Sorry. Okay. So, ganyan lang. Practicing nyo lang siya ng practicing. Kasi napakalaking tulong yan sa playing nyo. Unang-una, mas malinis kayo tumunog pag ganyan ang tunog nyo. Mas control nyo siya eh. Mas makakontrol nyo siya. Pwede nyo siyang hinaan. Yung sinasabing shoulder po, kapag kailangan nyo ng force, kapag kailangan nyo mag-exert ng, kanyari, kailangan nyo mas malakas sa tunog, isama nyo talaga yung shoulder. May shoulder action talaga, so... Ano, pansin nyo, umaangat tong kamay ko, na pinatong ko yung shoulder ko. Pag hindi mo kailangan ng force, hindi mo kailangan ng mas malakas sa tunog sa drums. Hindi mo kailangan ng shoulder. So, kunyari, nag-ride ka, ganito. Okay, ilipat natin yung... Anong kanta? Ito, tinapay ng buhay. Ayan, pwede yun. I-adjust natin ito. Ayan na. Teka, medyo... No, comfortable dito. Pero para makita nyo lang. No. Yan. So ito, kunyari, sa mga kantang kailangan, ano ka lang, soft playing. Ang emphasis ng kanta is
yung mga string instrument natin tsaka mismo lyrics. Siyempre, ano to, communion to eh. So, ito yung tunog ito yung tunog ng drums kapag hindi mo kailangan na malakas. So, hindi mo kailangan na shoulder dyan, shoulder action. Yung dinemo ko kanina na kailangan mo lang dyan, ganito lang. Pansin nyo po, hindi po gumagalaw yung arms ko, tsaka yung shoulder ko, wrist lang. Wrist lang ang gumagalaw sa akin. Pero may persa pa din, di ba? May lakas pa din. So, makukuha nyo yan through practice. So, ito, demonstration lang. Nang hindi all the time kailangan na shoulder action. At hindi din kailangan all the time na puro wrist lang. So, ito. Ano yan? Ah, tinapay ng buhay. Oh. Ito ang aming alunay. Ah, chorus. Hindi, ano lang. Doon sa chorus lang. So, hindi ko sa ulo yung ano eh. Pansin nyo, wrist lang ang gamit ko. Kapag ginawitan nyo na shoulder yan, yari ka sa pastor mo. O, demo natin ha. May shoulder. Yan. Di bali na lang kung yung hindi eh. Kahit na nakamic yung drums mo, hindi dapat ganun. Kasi yung magandang tunog, huwag kang ihingi na magandang tunog sa sound system kung ikaw mismo may problema, hindi ka maganda magpatunog. So, mismo. Keep that in mind na itong mga tinuturo namin is basis. Kumbaga, nasa sayo pa rin yan. Kumbaga, custom na sa church yan. Kumbaga, nakasanayan na. Pati communion yan eh. Hindi mo kailangan magpapansin dyan. Yes. Pero may mga kanta na kailangan ka. Kailangan magparinig. Kanyari, anong kanta to? Hallelujah! Intro ng Hallelujah. Mag-i-intro ko ba doon na ito lang gagawin mo? Na wrist action ka lang? Diba pag-i-intro? Balik tayo sa una namin sinasabi kung anong hinihingi ng kanta. Mismo. Kung anong hinihingi lang ng kanta. Yes. Balik tayo sa basics lagi. So yung whip like motion na sinasabi namin, yan ang pinakamaganda. Optimal. Pinaka-optimal, pinaka-efficient. Pinaka-mainam. Unang-una, malinis yung tugtog mo. Pangalawa, hindi ka magkaka-injury. Yes. Maniwala kayo sa amin, mga kapatid. Mm-hmm. Pati mas maganda ka tignan. Ang pangit na nagda-drums ka na yung buong katawan mo stiff. Oo. Ganito. Although, hindi namin kinokondemn yung ganyan yung itsura kasi most of our beginners talaga, sa simula, ganyan. Mm, kasi ganyan. Syempre, hindi naman kaagad nung na-develop yung yung posture at saka yung tamang... Yes, totoo yun. Pero, madedevelop niyan through practice. Kaya kami nandito, at kaya kayo nag-enroll sa amin para ituro namin sa inyo. Yan! And, hindi, baliwala tong lesson natin kung hindi nyo ba-practice. Yes. Ang sabi ni Pastor Glad kanina, mga musicians sa end time,
Yes. Masipag mag-practice. Masipag mag-practice. Hindi aakyat ng stage nang hindi nagpa-practice. Sa atin naman, drummers, hindi naman laging nasa stage yung drums. Hindi uupo sa likod ng drums nang hindi nagpa-practice. Okay. Tandaan nyo kapatid, sciences, ang muscle memory ng tao, kapag hindi mo siya, may isa kang bagay na hindi mo ginawa sa loob ng 3 araw, yung muscle memory mo mawawala na. So kapag hindi ka nagkanyari, ay brother Lim, brother Lim, na-perfect ko na yung whip-like motion na sinasabi nyo. Nakuha mo na, kunwari. Nakuha mo na, first day. Day, kayo mo pala ito eh. Hindi, nag-Dota ka lang, nag-ML ka, nag-COD ka lang, 3 araw. Hindi ka nag-drums ha? Naglaro ka lang. Hindi, kahit sa unan lang, hindi ka nag-ganon-ganon. Walang practice-practice. Tapos, magbalik mo, Linggo. Punta, ano niya, tutugtog ka. Pansin mo, yung whip-like motion mo, wala na. Wala na ulit. Oo, totoo po yan mga kapatid. In short, ang muscle memory natin, totoo po yung muscle memory. Kumbaga parang inuukit ng practice natin yung ginagawa natin dun sa muscles natin. Hindi na natin kailangan pang mag-isip na gawin yun. Automatic na nagagawa ng muscles natin. Yun yung sinasabi natin na muscle memory. Ngayon, nawawala yon, parang pumupurol yung ginagawa natin, pre-practice natin yun na nagawa nating muscle memory. Kung mababakante, hindi natin siya nagagawa for a couple of days. Days lang mga kapatid, ah. How much more yung umabot pa ng linggo or ng months na hindi mo nagawa. So, we are always encouraged to be consistent. Yun. Be consistent. Okay, nag-gets niyo po ba yung ano? Or do you have questions? Any questions about how to hit the drums dun po sa ano? Ayan. Susunod ko lang. How to hit the drums? Lahat ng part. Ide-demo ko na lang. Well, ah, sige. Papasunod din natin. Papasunod ko lang pa. Okay, so unahin na natin yung snare. So itong method na to sa lahat ng drums to. What I mean by drums is lahat ng drums. Itong snare drum, tom drum, floor tom, lahat 'yan drums, pati itong kick drum or bass drum, drums po 'yan. So itong i-demo ko, mag-a-apply siya sa snare at sa lahat ng tom-toms. Kahit rock tom man yan or floor tom. Sige lang, Sel. I have a filter. Okay, tumaan lang yung isang teacher ng recording and mixing. Okay, tada. So ito, tandaan nyo ha, sa lahat to. So kung ano gagawin ko dito, pwede nyo nang gawin dito at dito. So, ulitin natin yung whip-like motion. Pwede nyo pong sabayan mga kapatid, ha? Ay, hindi. Mag-start muna tayo sa? Sa wrist. Wrist muna. Wrist lang. Unahin natin yung wrist. Wrist lang yung gagamitin. Wala pang whipping motion using our shoulders. Wrist muna. Sabay kayo mga kapatid. Kung wala kayong hawak na drumstick, pwede yung imaginary lang. Okay lang yun. Basta naadyan kayo, masubukan nyo. Iba yung nasusubukan ninyo eh. Okay. Actually, nakikita naman namin yung mga nagtatry talaga. Thank you. Mga kapatid, yung fulcrum kanina, eto kasi, eto yung fulcrum ko sa akin. Diyan ako, ng stick ko na to, dito. So, dito ako mag-base ng hawak. Ganyan ko siya hawakan. Then, i-grab ko ng 3 daliri ko. Ganyan na. Iko-claw. Parang naka-claw. Technically, hindi naka-claw. Naka-enwrap. Ganyan. So, ito yung stick. Ito yung fulcrum ko. Tatandaan ko lang. Fulcrum. 3 daliri. 1, 2,
3. Yan, ganyan ang hawak ko ng stick. At ito pa lang finger, pointer, index, index. I-move mo lang slight pataas na konti pa. Yan, ganyan. Ganyan itsura niya. Sa right hand to, ah, pero ganun din sa left. Dinademo ko lang para makita niyo yung placement ng fingers. So, isa pa. Fulcrum. So, gigrab ko yung fulcrum ko ng index tsaka ng thumb. Ibamove ko ito. Ah. Gigrab ko na siya. Tapos yung tatlong daliri ko. Middle, ring, pinky. Tapos, imamove ko ng onte yung index ko. So that is how I hold my drumstick. Ganito yung grip na gamit ko. And mostly, ang gamit ko is American. Pero sabi ko nga sa inyo, sabi nga namin, nag-vary, depende sa kanta, depende sa tunog na gusto naming gawin. So, eto mga kapatid. Pakitaas nga kung may mga gumaya. Taas niyo po yung inyong mga drumstick kung paano niyo hinawakan. Nakikita namin kayo, may minus 5 yung ano, hindi magtataas. Joke lah. Sige. So yan, huwag yung nabibitawan yan ha. Walang bitawan. Bitawan. Balik tayo sa whip-like motion. So yung whip-like motion, hindi lang siya sa from shoulder to wrist. Pwede din siya kahit sa wrist lang. Mapansin nyo mga kapatid. Ito. Ilalagay ko yung left hand ko para lang masabi ko na hindi gumagalaw. Yan po yung motion ng wrist. Pag wrist lang po ah. Hindi ganito ah, hindi ganito ah. Oh, hindi umaangat yung arm. Hindi wrist umaangat lang. Yung arm. Just lang. Yan lang oh. Yan lang. Lang. Sino to? Mali. Sino? Si brother nasa dulong left. Ito? Far left. Ayun. Si brother Javan ata. Lumalaw ayun. Yung isa kanya. Yung dapat hindi gagalaw yung ano. Hindi kasama to. Pag sinabi nating wrist, ito lang po yung gumagalaw. Ito. Yan lang. Hindi kasama to. Ito lang. Okay? Yan, wrist lang. Try nyo pong i-hold para malaman nyo kung wrist lang talaga yon. Try to use your other hand. Hold your wrist or yung ito, itong part na to. Tapos, i-move nyo to. Ibig sabihin, wrist lang yan kasi hindi na nagumagalaw tong part na to. Okay? Yon. Yan yung wrist. I mean, yung movement ng wrist, hindi pala wrist. Siyempre, so, wrist naman talaga yun. Papansin nyo, parang whip-like din siya. Yeah, parang ano, yan yung dulo ng whip motion. Dulo ng whip motion yan. Yes lang gagamitin natin. Oo, so, nagsimula lang talaga siya sa wrist. Ganito tunog niya kapag wrist lang gamit mo. So, tutugtog ako ng 4 quarter note notes each sa bawat drum. So, okay. Ano? Wala pa tayo sa... Ay, sorry. Okay. So, tutugtog ako 4 na palo kada isang drum. Gamit yung wrist ko lang. So, eto, di ba sabi ko sa inyo? Pwedeng may pwersa, pwedeng hindi. Pwedeng may pwersa, pwedeng malakas, pwedeng mahina kapag ganito gamit nyo. So, same motion, pero magkaiba ng intensity, i-demo ko sa inyo. So, ito, mahina muna, pero wrist action pa rin. Mahina yun.
Pero same action 'yun. Same ng motion. Just lang. Ngayon, kapag gusto ko i-accent or gusto kong lakasan, pero wrist pa din ah, wrist pa lang din. Pansin nyo, same action. Same action yan. Same action pero different intensity. So ngayon, idadagdag din natin yung arm. So, walang shoulder yan. Walang shoulder. Ayan. So, ang hawak nyo ito, para mapigilang gumalaw itong rest of your arm, itong ito lang, yung dulo lang, ito lang. Okay? Wala akong hawak na drumstick niyan, pero nagigets nyo naman siguro yung point. Okay? So, sa mga wala pong hawak na drumstick, ito yung ano. Kanina, ito lang yung gumagalaw, di ba? Try natin na ito naman kasama na. Yan. So, didemo po yon. Ito, mahirap na maghina dyan. Ay, wait lang. Na ano? Internet? Internet. Again. 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 Sorry, nawala ulit kami. Hello, we're back. Okay. So, ide-demo po ni Brother Roy yung motion na kasama na yung itong forearm natin. Tapos itong ano, wrist. So, mahirap na maghina dito kasi ano na, mabigat na yan. So, pwede pa rin pero hindi siya singhina ng wrist lang. Ng wrist lang. So, demo natin. So, kapag isasama na natin yung shoulder na napakita ko na sa inyo kanina, ito. Hindi po ano ah. Teka lang, pakita natin. Hindi po ganito ah. Baka kasi ganito yung ginagawa ng iba. Parang mala dancer, no? Di po ganun, ha? Di po tayo dancer, no? Musician po tayo. Hindi mo siya igaganon, no? I-involve mo lang yung ano. Parang ma-involve yung joint ng shoulder mo. Yun po yung ibig namin sabihin. Ito, yung joint dito. Kasi kanina, ito lang, di ba? Yan lang. Actually, yung nauna, ito. Sorry, ito. Yan, mas makikita pala dito. Ito yung nauna, tapos ito, tapos yung pangalawa, hindi ko pa masyado. Yan, ganun. Hindi siya stiff. Ito yung nauna kanina eh. Sama mo na siya. Pero hindi ganito ah. Hindi tayo dancer. No? Pero gusto mong pumalo na ganyan, wala nang problema, no? Kaya lang, medyo awkward na yun pagka panonoorin ka ng mga kapatid. Ang problema ni brother, ni sister. Ano, ba't di na siya mag-drums? Okay. So, cymbals naman. So, sa cymbals, mag-a-apply din yung mga motion na tinuro ko sa inyo. Pero, may isa ng factor na, may isa pang factor na madadagdag. Itong left foot nyo. So kapag iniwan yung nakabukas lang yan, ganito tunog niyan.
Sige, nakasara muna. Mali nga naman ako. So, ito muna. Closed hi-hats. Tawag dito closed hi-hats. Bakit closed? Kasi nakasara. So, closed hi-hats. Ganito ang tunog niyan. Pansin nyo, gamit ko pa rin yung same na whip-like motion. Wrist. With arm. With buong full motion ng ng kasama yung joint sa shoulder. So, may isa pa. Bali, tatlo kasi tunog na itong hi-hat eh. So, ngayon, medyo luluwagan mo na sa paa. Medyo aangat mo ng unti yung paa mo. Nakakita niyo yan ah. Bubukas kasi, teka, i-extend natin yung laki. Yan, di ba? Laki. Yalak. Yan, okay. Yan. Diba, ito yung paa natin. Pag naka-close, syempre, nakatapa ka. Ngayon, ibubuka mo ng onti. Bubuksa mo ng onti lang. Mga a centimeter, 2 centimeter or an inch, ganun. Para makapag-produce ka ng ganitong tunog. Yun ang nabuproduce niya, yung half-open. Tama ba? Ano bang half-open na hi-hats? Ngayon, pag open hi-hats na, as in, open, bukas! Bukas yung hi-hats mo. So, free na. Hindi mo natatapakan paa mo. Hindi mo natatapakan yung pedal. Which is, itong nagko-control sa hi-hats. Ito. Yan. Open. Saan kanta niyo siya makikita ang ginagamit? So, one way. Iba niya. Mapansin nyo? Pati yung tunog niya eh. Yung tunog niya, ay, bukas to. Ay, hindi, nakasara to. Kasi, may nag-resonate. Tapos matagal yung Matagal yung tunog. Matagal matapos yung tunog. Pag nakabukas. Pag medyo nakabukas, pag half open siya, medyo, katamtamang tagal lang. Pero pagka close na close, tapos agad yung tunog, di ba? Yun. Ngayon naman, sa crash naman, sa cymbals. Cymbals sa pala tayo kanina. Ito sa crash. Ito yung crash natin. So, the way I approach the crash symbol is whip-like pa rin, whip-like. Maging gentle ka sa gamit mo kasi mahal yan. Yung mga nakikita mo, mga plato na yan. Mahal po yan, mga kapatid. Lalo na gamit sa iglesia, ingatan natin. Amen. So, huwag yung papaluhin ng direct yan, ha? Ito, ngayon ko lang gagawin sa ito, para for demonstration lang. Huwag yung papaluhin ng ganun, diretso. Huwag po. Dapat, medyo i-glide yun ng onte. Huwag yung papuloy ng gato. Though, pwede yun. Pwede yun eh. Kaya lang ano yun. Na kailangan na ganun eh. Kaso, prone yun sa Prone sa damage. Oo, prone sa crack. Inuunahan na namin kayo kasi, yun nga, unang-una, bibili kayo ng mga gamit eh. So, ingatan nyo na din. Hindi naman natin napupulot yung pinambibili natin dyan. So, ang ginagawa ko dyan is ganito.
I-mute ko muna yung cymbal. Ganito yung motion, oh. Amasin nyo, nag-slide. So, ganun ko i-approach ang crash cymbal. Ganito siya pag tumutugtog ako. Nag-ano ng ano? Ng magic wand. Parang ano, hindi siya straight chop. Oo. Oh. Hindi siya chop na ganyan, no? Kaya lang. Hindi siya chop. Pag ano siya, oh. Oo. Para yung persa ma-distribute din. Yes. Sa cymbal. Kasi index. Pagka, itatry mo siyang i-chop, yung pagpalo mo sa kanya, syempre, yung area lang na yon, yun yung prone sa damage, kawawa naman. Lalo halimbawa kung yun lang yun at yun lang mahigpit pa yung pagkaka-lock mo sa nut ng cymbals mo, edi oh, isa pa yun. Kawawa naman, hindi umiikot yung cymbals mo, no? Yun at yun lang yung tinatamaan ng pag-chop mo noon. Mamaya-maya makikita mo may crack na. Yun. So dito naman tayo sa ride. Yun. Ride. Ito. Bakit tinawag na ride yan? Kasi you can ride it sa kanta. Yes. Sa ano yan eh, so old terms sa jazz. You cannot ride. No, ayun, ano sa dulo ng dila ko eh. Kaya tinawag na ride. Babalikan natin. Ah, sige, so ito sige, muna. Baka matumagal dun kakaisip. So ito yung ride cymbal natin. Mostly ang ride cymbals natin is ranging from 18 inches pataas. Hanggat naiisip mo, pwede yung ride yun. Ang ride natin, mostly, ginagamit sa solemn part, sa chorus, sa bridge, ganyan. So, ito, whip like, same as sa ibang ano, whip like pa rin. Or gusto mo mas soft pa. Na-notice niyo mga kapatid, kung paano binago ni Brother Roy yung pag-switch ng kanyang hand from French to German, nung humina, nakaganyan kanina, tapos trinay niyang ginanon. Yun. Yun yung sinasabi namin na depende sa hinihingi ng kanta. Yun. So, balik tayo. Pwede nyo din lakasan yan. May mga kanta na ganun. Pero mostly sa church, wala pa akong nirinig sa, ano lang, sa kanta sa contemporary. Diba? So, tapos ito, yung ride sound na yan, ma-achieve nyo yan kapag hinihit nyo tong taper, itong body na cymbal. Hindi sa bell. Ito po yung bell. Hindi po yan yung body. Ito po, taper, mga ganyan. Yung taper po, yung ano, yung parang yung dulo. Oo, oh, mga dulo-dulo. Ito, dulo. Gitna, dulo, ganun. Tapos, ito po, yung bell. Kapag mag-hit kayo ng bell, sa drumstick, ano, dito sa, pag mag-hit kayo ng bell, dito po sa part na to nyo papatamain. Dito. Yan, dito, sa part na yan. Pansin nyo yung ano, yung part na panipis na yung drumstick nyo, ito numinipis na, dun, sa bago numipis, dun nyo papatamain. Kasi kapag sa tip nyo pinatama, ganda tunog yan. Maliit. Ice cream. Binatog. So, ayun, tip lang din yun.
So, apply natin sa groove. Pwede niyong i-crush. Yung the same way kung pinalo itong crush timbal natin, pwede niyo din gawin sa ride. So, madalas yan ginagamit sa mga mabibigat na part na ng kanta. So, bawa, mga last chorus na, no? All out na yung band. Yan, pwede mong gamitin yan. Kanyari sa Yung kanina yung tinugtog mo kanina. Electric atmosphere. So, ayan. The principle ng paano paluin ang mga ang drums sa ang drums and cymbals mostly is yung whip-like motion. Yes. So, hindi namin sinasabi na ito lang ang paraan. Yeah. Hindi namin sinasabi. Ito is basis nyo lang. Kung mag-venture pa kayo sa ibang bagay, tungkol sa drums, may makikita ko yung mga drummer. Ganto, yung sinasabi ko na stiff, ganun sila minsan pumalo. Ano yan eh, preference na lang. No? Yes. Brother Lim. Yes, totoo yun. Pero itong binibigay kasi namin, magandang foundation sa inyo mm-hmm. to venture out para matuto ng iba pang mga bagay. Mm-hmm. So, nasa sa inyo yan. So, practice nyo lang, then research. Ay, parang maganda tong style na to. Ito, gagayin ko. Ganun. So, and lastly, ito. Sa bass drum natin. Para switch ng camera po. Sa mga walang sa mga walang bass drum sa bahay or kick pedal, gayahin nyo to sa gayahin nyo sa lapag lang, sa lapag. Sa floor ng bahay nyo. Hintayin lang natin yung camera. Okay. Nausi ako. Yan. So, paano posisyon ng paa sa kick pedal? Batong nyo lang. Batong nyo. Ayan. So, yan, okay, lapat na lapat yan. Lapat na lapat yan ha. Hindi ko inaangat. Hindi na kaganoon. Lapat na lapat lang. So, paano ka magpapatunog ng bass drum gamit ng kick drum? So, iangat mo lang na onte, magtitipto ka ng onte. So, iangat mo, ganyan. From flat, ititip mo ng onte. Flat, ititip ng onte. Sa pangulit, flat, ititip mo ng onte. Mga ilang degrees kaya ito. Siguro kaya, Kung tayo mag-usap degrees. Parang ipapantay mo lang siya din sa pinaka-tip. Ayan. Yan. So, flat. Tip mo na onte. Tapos, kapag papatunogin mo na, paano mo gagawin? Ito, medyo pa din to eh. Subjective. Oo, subjective. May mga iba-iba kasing paraan ng pagpapatunog ng drum set. Pero ito, isa na lang ituturo namin sa inyo since nasa basic pa lang tayo. So, at ito, itong ituturo namin ni Brother Roy, pag-hit ng pedal, pag-step sa pedal, yan po yung magandang simulan ninyo kaysa yung, pakita mo nga yung pang-lousy.
Yan, lousy yan, mga kapatid. Huwag niyong gagawin yan. Yan. Although pwede rin yan, pero ano kasi yan eh, masakit sa ano, masakit sa mga cells. Tsaka, less power. Mm-mm. Kapag kailangan mo ng power, hindi mo siya makapatunog ng ganito kalakas na galing ka dito. Mag-exert ka ng power. Kaso, yung form mo, madidisrupt naman. Oh, yung posture mo masisira. Kasi gagalaw ka eh. Eh kapag nakagano mo lang. Kasi nyo, hindi gumagalaw yung katawan ko. Hindi ako gumagalaw. Hindi ako nag-aan sa front. Nagli-lean. Oh, hindi ako nagli-lean. Kapag ganyan yung gamit ko ng motion. Pero pag naka-flat ako, tapos gusto kong i-achieve yung ganong kalakas sa tunog. Kailangan ko i-put yung body weight ko sa kanya. So ito, ganito lang yan. Barefoot. Ganito yung itsura niyan. Flat. Tapos, ititip ko ng konti. Tapos, angat. Angat. Then, hindi pwede ganun lang, ha? Sakit na, nakakangalay yan. Doon si Sir Mike, ganun minsan. Oo. Yung teacher namin, si Sir Michael Alba, minsan ganun. Kaya ang lakas nun pala eh, magpatulog. So, ayun. Kapag wala kayong bass drum sa bahay, ganito lang gawin nyo. Ganun lang din. Sa ano lang, sa floor. Oo, sa floor lang. So kapag pag-angat nyo, baba ng konti, babalik sa level ng tip. Kung paano kayo nakatip, di ba nakatip kanina, ititip ng konti, ganyan. Babalik dapat kayo sa level na ganyan. So, pag sinod-sinod yan. So, ganun po yun. Pagpapatunog ng bass drum. May mga iba pang technique, pero ito lang muna para hindi din mag-overload yung information sa inyo. Yes. Tapos ano, isa pang pro tip din, sabi sa amin ng teacher namin, ni Sir Mike, Michael Alba, pag magpa-practice kayo sa bahay, 'di ba? Wala kayong drum pedal sa bahay. So, Badro, i-ano mo nga, ipakita mo nga yung ano, yung hindi sa wala sa pedal. Tanggalin mo 'yung ano, tanggalin mo yung snare. Tapos sa harapan ng pedal mo gawin. Yan. Yan. Ganyan lang gagawin nyo. Tapos, itatap nyo lang yung floor. Yan. Tapos sabi ni Sir Mike, parang binubutas. Oo, parang binubutas. Ang goal nyo, butasin nyo sa hig nyo. Unang-una, nagbibuild kayo ng muscle memory. At the same time, nagbibuild kayo ng stamina. Yan, sa part na yan. Kasi ako, hindi ko kaya ng 3 minutes ng ganyan-ganyan eh. Pero so, ayan. Ganun. Doon. So, so, yun po. Katanungan po kayo regarding dun sa isa mga previous natin pinag-usapan. How to hit the drums. Paano mag pedal. Mag-kick sa pedal. May mga katanungan po ba? Huwag po kayong mahiya, ano? Mas na-appreciate po namin. Tanggalin mo nga account na dyan. Mas na-appreciate po namin yung ano. Nagtatanong. Kasi pag nagtatanong po kayo, na
Ibig sabihin, naiintindihan nyo po yung sinasabi namin or nakikinig kayo. Yun po. Or may gusto kayong ilinawin, gano'n. Meron po ba? May question po kayo regarding anything? Dun po sa... Wala na po. Wala na daw. Hello po. Ayun, si brother. Po ulit. Si brother Danro ulit. Hi, bro. Tanong po ulit. Brother pa, ano po ito? Yung papakawalan po ba ito? O naka-ano lang po siya? Naka-ganyan lang po siya? O naka-ganyan? Ah, kung papakawalan daw. Medyo kumaganito po siya. Naka-hold lang ba or papakawalan mo na ganun? Ah, good question, good question. Ayan, good question. Salamat. Salamat po. Napansin mo yan ah. Ayan. Salamat po. Paano ba? Paano ba i-demonstrate? Kasi ako, ewan ko pares kami ng technique ni Brother Lim, pero kasi ako, pag kapag nag-wave like motion ako, yung dinemo ko sa inyo kanina, medyo kumakawala. May isa pang motion na nangyayari, bukod sa whip-like, may push-pull pa na nangyayari. Parang so, binabawi ng ano? Binabawi ng rest ng finger mo? What I mean by push-pull? Push-pull. 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 Hindi, push-pull kasi kapag tumama na eh. Pero yung ano niya, yung... paano ko siya ine-execute is ginagrab ko, parang ginagrab ko ulit ng tatlong daliri ko. So, makikita nyo ganito. Ito, wala na to wrist option ah. Pansin nyo, wala na. Hindi na ako gumaganon dyan ah. Ito na yung pinakandulo nung ano. Ako ba kaya pinakadulo ng whip-like motion ko? Pero di, ako dinagdag ko lang to eh. Kaya hindi ko dinituro sa inyo baka kasi baka masobrahan na. Pero ito, yung sinasabi mo pinapakawalan bro, hindi ko siya pinapakawalan totally. Ano lang? Slight lang. Paano ko ma-explain? Kasi ano ko eh. Ang ganda kasi ng term ni brother, pinapakawalan. Hindi, tama siya kasi wala kasi nagturo sa akin ito. Ano lang, kumbaga, na-develop ko lang throughout the years of, ano, my playing ng drums. So, ganun ako eh. Kasi, ayan, mismo. O tama ka bro, pinapakawala ko siya. Pero slight lang. Babawiin mo rin siya agad. Oo, kasi, ang danger niyan, pag pinakawalan mo siya, tapos forever mo siyang pinakawalan. Oh. Hindi na babalikan yan. Hindi na babalikan yan. Hindi na babalik yan. Mawawala na sa'yo yes. Yan. Pero ayun nga, ayun. So, ganito yung motion niya bro. Tingnan mo. Pag ano lang, kapag wrist lang. Parang ano siya, to aid your wrist action, kailangan ng help ng three fingers mo, your middle, your ring and your pinky to aid your parang hindi siya sobrang ano, hindi siya stiff dun sa part na to. Oo. Yun. Pero recommend ko sa'yo bro, ano, mag-start ka muna sa walang ganung motion. Ganun muna. Establish mo muna yung wrist action mo na hindi pinapakawalan. Para alam mo yung feeling. Alam mo yung feeling ng gano'n na hindi pinapakawalan. Hindi mo good to ah. Ano to? Lesson to. Para ma-establish sa'yo yung feeling may na pinagdadaanan. Hindi mo binibitawan yung stick. So yan, wrist action na hindi binibitawan. Wrist action na medyo binibitawan. May term dito ko yung alam eh. Alam mo ako lang eh. Na hindi ko maalala. So pansin nyo, binibitawan ko yan. Kapag hindi binibitawan. So yun, good question yun ah. Galing. Ayan. Thank you. Salamat thank you. Po.
Salamat po. Salamat din po. Recommend ko, wag muna gawin. Kapitan nyo lang, hawakan nyo. Hawakan nyo lang muna, no? Tapos pagka siguro, madidiscover mo yun, ay, nagagawa ko na yun, ah. Kasi parang hinihingi rin ng pagkakataon na pwede mo na siyang pakawalan. Hindi. Nagtutunog ano yun, nagtutunog hugot. Pero yung totoo yun, minsan hinihingi na ng pagkakataon na kailangan mo na talaga siyang pakawalan. Pero hindi ibig sabihin ng si pakawalan mo, ano, sino yung brother? Pag sinasabi yung pakawalan, si ex yung sinasabi. Anyway, may brother, pag sinasabi yung pakawalan, tas may sumasagot, binubuksan niya yung mic niya, sabi si ex, tas nabalik na ulit sa mute. Galit sa ex to. Mukhang bitter si brother. Easy ka lang. Okay. Okay, meron pa po, bukod kay Brother Danro, mukhang si Brother Danro lang yung magiging ano natin, ah. May valedictory natin. Hindi, joke lang. Question po. Ayun. Yes po. Sige po. Buksan niyo po yung camera niyo po. Ah, hindi po pwede. Bali, ano po? Okay lang po ba kung pag tinatamaan po yung rim sa snare? Kung tinatamaan ang? Yung rim po. Halimbawa pa pumapalo po sa snare. Tapos tatamaan po ng stick yung ano. Yung rim. Yes. Good question. Isa pa. Ganda. Ganda ng tanong. Ngayon, balik tayo sa una. Sinasabi namin, depende po sa hinihingi ng kanta. So, pag kailangan mong umaksent, parang dahil isang stick or element. Ay, sorry. Teka lang ah. Ipapakita natin. What we mean by accent is mas mapansin, mas parang ano, ikaw yung bida sa group of notes or sa palong yun. So, accent, what do you mean by accent? Okay na. Hello. Pinapakita mo yung ring. So, may mga kanta po na hindi kailangan patamain sa rim. Hindi kailangan i-accent. Pwedeng i-accent pero hindi tama sa rim. Kasi putong patama sa rim, technique lang po yan for ano, fuller sound. Mas maging full ang tunog ng drums mo. So, ito po. Malakas na tunog pero hindi tatama sa rim. Ganyan lang po tunog niyan. Pero pag pinatama ko po sa rim, mas buo yung tunog ng drums. Hindi ko po alam kung naririnig niyo yan, pero may difference. Naririnig. Opo, naririnig po. May mga naririnig. Kanta po kanyari na ano. Naririnig po. Biyaya po. May mga kanta po na hindi kailangan mag-rim shot. Hindi kailangan mag-rim shot. Hindi mo kailangan mag-accent. Meron yan eh sa lesson kay Sir Mike. So, hindi kailangan all the time na papaluin mo yung snare is nakalim. Tulad nito. Eh, tataasan ko na konti yung angle ng ano ko. Kasi nyo, kapag pinapalo ko siya, mas pansin yung tulog na yon. May distinction. Sa the rest ng tunog. Playing ng ano ng tunog, siya yung pinakang pansin. Yes. So depende po sa kanta yung rim shot. Depende sa kanta yung rim shot. Opo, depende sa kanta. Pero mostly ng kanta, halos lahat po, kailangan na yung rim shot. Pero pagka ano, halimbawa, solemn yung song, tapos ang hinihingi ng character, yun. Yung character ng song is hindi matapang.
hindi mo kailangan mag-rimshot. Huwag ka mag-rimshot pag ang character ng song is ko. Ano tayo maamo or soft lang. Huwag ka mag-rimshot. Pasensya ka na by silent. Thank you po. May pardon na. Pasensya ka na. Hindi ako nag-rimshot doon kasi soft lang po. Pero kanyari tutugtog ka ano. Siya maglingkod. Kailangan mo ng fuller sound, mas malaking tunog. Mag-rimshot po kayo. Lalo na po kapag nag-orchestral playing. Okay, thank you po. Sa orchestral playing po, detailed kung ano gusto tumunog. Kung gusto naka-rimshot, kung hindi. Diba ko, LM? Uh-huh. So, yun po. Ang paggamit ng rimshot is mostly optional. Optional dahil kasi may mga kanta na hindi nga kailangan ng rimshot. Pero ginagamit po siya talaga. Mm-mm. Madalas. Salamat po. Thank you din. Yan po. Sino pa po? Baka po may mga katanungan to po yung iba regarding sa pag ano. Maganda pong maitanong nyo na po yan. Dahil hindi pa naman. O ano, 5:30 na. Ang bilis lang wala, no? May disease kaya natin yung, ano, white notes lang. Sana masimulan natin yung, ano. Taga lang. Palitan na natin, no? Taga lang, sorry. Yan. May question pa po? Meron po. Ayun. Sige po. Sige po. Kung magpa-practice po ng drums, meron pa po bang ano, ng proper stretching or train? Warm up. Sige po. Ako po, dalawa lang ang ginagawa kong stretching ha. Hindi pa, hiwala yung stretching sa warm up sa drums. So pag nag-stretching ako, kanyari, worship. Medyo late ako nagising. Kanyari, guilty. Ang worship ay 9. Sunday school, 9, 8. Nagising ako 7:30, syempre, liligo ako. Yung katawan ko, stiff. Ganito po ang ginagawa ko. So, etong dalawa stick nyo, yung isa, babalik na rin nyo. So, butt end, tsaka tip end. Ganyan po. Ganyan. Tignan nyo. Tapos, hawakan ko sa gitna. Hawakan ko yung sa gitna. Then, i-stretch ko yung kamay ko sa harap. Tapos, bibilang po ako ng 16 na mabagal. 16 na hindi gano'ng kabilisan. Tapos, ganito po yung motion na gagawin ko. So, ganito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Yung pinakamabilis nyo na kaya. So sa kaliwa naman, after nyo doon. Rotating po ah. Yung pagka-rotate niya is hindi po gumaganyan. Straight lang po, tapos i-rotate niyo po. Hindi po gumaganto. Hindi po tumutupi lang. yung elbow. Straight lang po. Tapos pinakamabilis na ganun na kaya nyo, first stretching yun. So bilang 16 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah! Woo! So yan. Balad na yung ano mo nun. Sakit sa kamay. Gising na. Gising na. Masakit daw sa arm. Yun. Tama. Ibig sabihin. Pag-aminit. Effective. Yun. Effective yun. Tapos may isa pa po. May isa pa. So,
Ganun tangin yung sticks nyo. Ahawakan nyo naman both ends ng dalawin yung kamay. Ang gagawin nyo po, ano ko ba ipapakita yung motion? Yan, nakagayan. Sundan nyo na lang po ah. First step. Second. Mali ako. Ganito kasi. Ititwist nyo po siya na balik paloob. Katawa. So, huwag niyo po babaliin yung drums. Huwag niyo piliting baliin. Huwag niyo po babaliin. Hindi ko po kasalanan pag nabali yan. So, first. Then, ipapasok niyo sa loob. So, magiging ganito. Ganyan. Bilang lang kayo. Actually, hindi. Sarap nga nito eh. Bilang kayo mga siguro 32. At 50, kahit 100. Isa, bilang kayo. 30, 1, 2, 3, 4. Ulitin mo, Roy. Ay, isa pa. Ayan. Yung pagpasok. Pagpasok. So, ito. Try mo kayo tumaliko dito sa ano. Yan. Yan. So, ito. Pansin nyo, naka ano pa rin ha. Hindi gumagalan yung right hand ko. Nakaganyan pa rin, nakagrab pa rin. Pasok ko naman to. So magiging ganyan na. Tapos iikot ko. 1, 2, bilang kayo. Bilang na kayo. Hanggang 30 siguro, 50, gano'n. Yan. So, after nun, medyo gising na yung muscle nyo. Medyo bawas na yung strain sa katawan nyo nun. So ayun po ang aking stretching. Kapag magdadrum. Sa paa kasi, mostly ano, lakad lang ng lakad eh. Naranasan nyo po ba yung minsan ano? Parang pagkagising nyo tapos nagsapatos kayo, biglang masakit sa paa. Di ba may ganun feeling? Ginagawa ko po doon, lakad lang ako ng lakad. Tapos nawawala yun. So, yeah. Ayun po. Baka po may tanong pa kayo. Thank you po. Ayun. Thank you din po. Sino pa po yung may mga questions po regarding this? Regarding hitting the drums or ano, practice routine? Magaganda po yung mga questions natin. Oo eh. Ano, questions din. Tamang-tama po yun. Dapat po na i-take note po ninyo kasi ano, vital po yung mga tinanong nila eh. Okay, so mukhang wala na. Okay, sige po. 5:38. Siguro po. Teka lang ah. Sige. Kahit hanggang quarters lang. Sige. Ay, hindi. Actually, ano eh. Magpi-play sana ako ng music. Tapos, ipapa-feel ko sa kanila yung beat. Tapos, Tapos, ano. Tama. Ayan. Okay, so ito po, since exercise. Again, huling tawad po, wala na pong tanong. 10, 9, baka may nahiya lang kasi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so wala na pong tanong. Sige po, moving on. Hindi, tama. Okay. Yon. Let's play some music. Takit lang. Ang gagawin po namin, magpapatugtog po kami. Share ko muna to. Para may nakikita kayo. Ay, wait lang. Subukan mo sa ano? Subukan mo sa OBS na yan. Tapos. Ay, try ka. Wait lang po, sakit lang, 2 minutes. Bali po, ang gagawin natin, magpapatugtog po kami ni Brother Roy ng song. We're going to ano, feel the beat. Tapos
sasabayan natin ng clap. Tapos, yung, ayun. Nice. And, okay. Tapos, yun lang. Ayun, sige. Tara, if, Hey, praise God. Practice na, praise God. Yeah. Okay. Ay, sorry. May ipapatugtog ko kami, tapos feel the beat, clap with the beat, tapos try nating magbilang ng 1, 2, 3, 4. Okay. Gusto po naming ma-enhance po sa atin yung ano, yung pag... pagkuha natin ng pulso sa isang kanta. Kasi as drummer po, dapat alam natin yung pulso. Opo, expected po sa atin yan. Yes. Kumbaga, ano yan? It's a must. Yes. Meron ka ba dyan? Dito meron. May maririnig ba nila yan? Ayun, pwede mo i-search sa YouTube. Eh, meron yun dito sa ano? Sa YouTube. Spotify. So gagawin niyo lang, i-clap niyo lang po ha. Kapag narinig niyo na yung kanta, kapag naramdaman niyo na yung beat, i-clap niyo lang. Ay, masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Ganun po. Here we are. God reigns. Yan. Tiga lang. Yan. No, lang ah. Oh my gosh. Yon. Rinig ba? Na-unplug yung kable ko. Yan. Rinig? Narinig niyo po yung kanta? Narinig niyo yung kanta? Ah, hindi? Wala. Hindi nasa nangyari. Wala po. Ay, wala. Ay, kasi... Kaya pala. Bakit? Channel 1 and channel 2 lang pala yung ano. Wait lang, lipat din ang ano. Kaya lang po ah, pasensya na po. Balit kami ng... Ay, naglipat pala ng... nasaksakan. Okay. Taliluya na to. Nangyaririn na po wala. Meron na po. Yan. Okay. Pero hindi yan. God reigns po. So, sample lang. Sample. Meron na po sa akin, sir. Nice. Meron na po. Awas. Ano muna? Ipili kayo ba? Yan, you are. Sige. Sige, ganito po. Sample. Ganun po yung natin, yung ano po ah, exercise natin. 5:45 p.m. Ano ah, gagawin niyo po ah, kasi po. May mga songs po tayo dito. Sige po, sa, sige ano, po. May mga songs po tayo na ano na medyo alanganin yung bilang. Tayo as ano, as drummers, dapat hindi tayo mawawala sa bilang. Kasi pag mawala po tayo sa bilang, hala, magkakagulo na yung buong banda. Ganon. Okay po. Naiintindihan niyo po ba? Opo.
So yung opo. Active naman ito. Ano? Praise God. Ya ko yun din dito na. Ha? Mag-send it ano mas kinuha pa nag-verify tapos sa AK. Sobra active ni brother. Sheesh. Ay. Ano, nawala tuloy sa sabihin ko. The reason why we're asking you to count consistently kasi po pagka hindi po natin nagawang mag-count consistently, magkakagulo po yung pag nagtutugtog na tayo as drummer, no? Magkakagulo po yung buong band. So, kaya po ang exercise po sana namin bago natin i-proceed sa next na topic natin, which is matatouch na po natin yung music theory. So, dapat marunong na po kayo magbilang para mag-gets nyo po kung ano yung pag-usapan natin sa music theory. Okay po? Opo. Sige po. Try po natin. Sheesh! Try natin mag... Sheesh! Okay. Try natin magpatugtog and sabay po kayo. Kayo lang po, wala. Hindi kami mag-ano. Hindi kami mag... Ay, nangyari? Internet? Nawala naman ang internet. Ano ba yan? Sorry. Hallelujah, si Brother Lem, hindi naka-download yung ako ng Goodman Music. It's 5:47 p.m. 5:47, ano? Hallelujah. Taga lang po ah, nagloloko po kasi yung kable ko eh. Ay, nagdito lang po kami. Pasensya na po. Yeah, si brother, no? Active. Active? Yeah, yeah. The, best student. Yan. Yeah. Ah. Download natin. Hindi pa yung ibang kanta naka-download. Yun. Ito na. Ay, nakababa pala yung volume. Yun! Ay, nawala internet. May pumasok eh. Pag may... Kaya wala akong sound. Your love is indescribable. You are. Ito, another one. Nakamit po kayo kanina pa. Ay, okay, sorry. Yan. Clap, 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 everyone. Hey, party, party. Hello. Party, party for the Lord! Yan. First party here. Okay, nakikita namin yung clap ng iba. Iba, hulot yung clap. Okay. Kahit simpleng clap lang po, basta mag-i-clap nyo, makita lang namin kung tama ba yung... Nice. Scoot! Okay. Nakikinan po namin kayo, iniisa-isa namin kayo. Akala nyo po, hindi namin kayo nakikita. Yung mga walang camera po. Nako. Ang daming walang camera. Hindi masarap ang ulan ng mamayang gabi. Very good yung iba. Nagka-clap. Okay. Babay niya, pero hindi mag-clap. Yung pulso po ang clap natin, ha. Hindi yung, hindi yung snare lang, ha. Pulso po. Okay.
Hindi sa puso dito. Hindi dito. Ibig sabihin, yung... Sa kamay pa rin po. Sa kamay pa din, kamay pa din. Ibig lang sa amin yung pulso, yung... Pinosok po yung gano'ng social, pang-social. Beat ng song. Ah, pang-social kasi yun. Okay. Okay. Ayun, yung iba nalilito dun sa ano, sa drum beat, ha? Sayang yung iba. Tama yung iba, tama. Sayang, hindi na ikita yung iba. Sa kabilang pitch. Hoy! Dalawa na to eh. Sorry po, na, lumabas na po yung mga bisita namin sa studio. Ayan. Biyaya po, tama yung karamihan. Tama po ang karamihan. Biyaya, praise the Lord. Biyaya. Ay, yung iba, nasa 2-4. Ano, yung pulso po, yung pulso. So, sasabihin na namin, no? Ito po yung tama. Yan po yung ano, yan yung ginagawa ninyo kapag halimbawa na, panghinigay ng kanta, gumagano'ng gano'ng kayo, diba? Kapag yung nagbabak yung diba? Diba? Nagagano'ng yung head ninyo pagka sumasabay kayo sa, ano, sa song. Yan po yung pulso na tinatawag namin, hindi po yung pulso. Okay? Yung po yung pulso na sinasabi namin. Feel the beat. Ngayon, pag nilagay po natin ng 1, 2, 3, 4. Raise my hands to praise your name. Whatever it takes in you, I trust. For you are the God. Yan. Ngayon po, alam nyo na yung pulso, di ba? Alam nyo na yung pulso. Dapat, alam nyo naman yung pagbilang ng 1, 2, 3, 4. Okay? Ito po, ang pinagkaiba nating mga musicians sa mga dancers. Pag nagsisimula ang mga dancers, saan sila nagbibilang? 5, 6, 7, 8. Sa ating mga musician, wala po tayong ganun. Ang bilang po natin ay 1, 2, 3, 4. Unless siguro maiba yung time signature. Pero since nasa beginners tayo, 4-4 lang. 4-4 muna yung time signature natin. Okay. So at least nag-gets nyo po yung pag-feel ng beat at saka pagbibilang. Dahil 7 minutes na lang natitira sa atin. Bukas po, we will be discussing notations. Okay? Actually, dapat rudiments muna. Pero, maganda masimulan na natin sa notation. At least, alam nyo na yung mga note values. Kasi, as a musician po, bilang tayo ay mga drummers, dapat alam natin ang mga value ng mga nota. Okay? Hindi lang po kasi yan, hindi lang siya yung parang natutunan natin nung elementary or nung high school. Dapat alalahanin natin sila dahil mga church musicians po tayo. May mga pagkakataon na kailangan nating mag-communicate as a musician. So, pag pakipag-communicate natin as a musician, lalo sa atin as drummers, no? May mga bilang-bilang, may mga note values tayong binabanggit. So, yung communication natin between each other sa ating mga co-musicians, may mga terminologies na kailangan alam natin sa music theory. Yung foundation lang nun, dapat alam natin. Okay, so halimbawa, bakit ang mga guitarists at saka mga pianists or keyboardists or bassists natin sa banda, may sinasabi sila na, sige, ano gawin natin, 5-3-1. May communication sila tungkol doon sa mga number na ganun. Kasi may pinapatukuyan silang mga notes. Tono, chords. Okay? Sa atin as drummers, note value po yung ating pag-aaralan. Okay? Dapat alam natin. Ito, siguro maganda magkaroon tayo ng, hindi naman sobrang assignment, pero review-reviewin nyo na lang. Okay? Para bukas, guess nyo kung ano yung mga sinasabi namin. Okay? So, reviewin nyo lang po yung mga note values. Whole note, half note, quarter notes, 8th notes hanggang 16th note lang po tayo. Yung 16th note, hindi gaano. Pero yung 8th note, yon kailangan natin yung talaga ma-practice yun para ma-establish natin yung basic
drum beat pattern. Okay? 8th note po. Pati sa rest, ha? Yung rest, ibig sabihin, pahinga. Wala kang gagawin, wala kang papaluin. So, whole rest, half rest. Nakakasunod po ba yung iba? Sana isulat nyo po yon. Okay? Palitan na natin to para malaking ano na tayo. Okay. Yun. So yun po. Reviewin niyo po tapos bukas doon po konting review lang tayo sa ating mga pinag-aralan about sa today tapos proceed na tayo agad sa next lesson natin for tomorrow. Okay? So, practicein nyo po yung mga motions, lalo po yung may mga drum sets na sa bahay or sa chapel. Try nyo pong subukan yung mga ano, yung mga pinagagagawa natin kanina. Okay? One last, siguro for 3 minutes, baka may gusto magtanong about everything na pinag-usapan natin. Mayroon po mga tanong. Kung nahihiya po kayo magsalita, pwede po kayong mag-message. Mayroon ba? Parang wala na. Okay. So, since wala na, maraming salamat po. Ayan, mayroong nagtanong. Pwede po sa next ma-review mga unang tinuro kasi late kami na login. Sige po, try po natin yun. Siguro first 30 minutes to 20 to 30 minutes reviewin po natin yung mga ano. Yung mga nauna nating napag-aralan dahil late nga po pala nakarating yung iba. Ano po, tomorrow, ang oras natin ay mas maaga. Pero 2 hours lang po tayo bukas. Ayon sa ating schedule. Ayon sa ating schedule po mga kapatid, 2 to 4 p.m. tayo bukas. So mas maaga tayo, 2 o'clock hanggang 4 p.m. Mag-go-online po ako, mag-up na ako ng link. By 1:45 online na po kami ni Brother Roy noon. So pwede na pong pumasok yung iba. Siguro magpapatugtog na lang kami tapos sabayan niyo na lang kung gusto mag-sound trip muna. Ganun. Tapos by 2 o'clock start na po agad. Okay po? Para po hindi sayang yung oras natin. Oh, para masulit yung bayad. Sulit yung ano, yung classes natin. Ayun. Okay. Salamat po. Thank you po, Brother okay. Danro. Maraming salamat, Brother Danro. Sa mga kapatid, thank you. Oh, yung sa mga nagtatanong po kanina, maraming salamat. Malaking contribution po yun. Kung nahiyaman kayo. Yun, kung nahiya kung kayo, pwede po kayo mag... Kung kilala nyo kami sa Facebook, PM nyo lang kayo, huwag po kayo may iya sa amin. Sobrang babait po namin. Thank you po. Thank you. Tomorrow ulit another reminder 2 to 4 p.m. po. Wag niyo pong kakaligtaan yung oras. Baka po kasi isipin niyo alas 3 ulit. Ano po yung FB account pa kung may GC po? Ano po yung account niyo? Wala pong GC. Ay, wala po kaming GC na ginawa. Ah, GC wala. Okay. Opo. Sa FB account po. Sa FB po kung may mga katanungan po kayo, ako po si Brother Lem Gaharyon. Chat ko po dito. Okay po. Yung pangalan po namin to sa ano sa Facebook. Opo, idol po namin kayo. Pwede pong i-chat na lang po para makita. Ata. Ayan po. Ay, naka-direct message pala ako. Send everyone. Teka lang. Yan. Paki-check na lang po sa chat.
Lem Gaharyon. Apo, Lem Gaharyon, tas Roy Angelo Dorado. Roy okay, Angel Dorado. Ay, may isa pang tanong pala, nakalimutan. Ibibigay po ba yung recording? Yes. We will be releasing the recording po after the music camp. Pero mag-PM po kayo sa Goodman Music official Facebook page. Yes. Para po mabigyan kayo ng access po. Yun. Okay po. May mga katanungan pa regarding everything? Questions po. Mm-hmm. Kasi start na po ata ang gawain tonight. Okay, wala. Mukhang wala na po, ano? Sige po. Maraming okay, salamat po. God bless you po. Maraming salamat po. Guys. Maraming thank you po. Dami po namin natutunan. Salamat po. Salamat po. God bless. God bless po. Sige po. God bless. Hello. What's up? Bye-bye po. Salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Attend po kayo ng gawain. Welcome night. Praise the Lord. Sino ang assignment?